pag-asa ang iyong hatid. Dahil sa'yo kung ba't ang daming proud maging kapatid. Maraming Pilipino ang nilapastangan. Hirap at sakit kanilang tangan-tangan. Pinaglaban sila ng walang alinlangan. Dahil sa'yo ay nabigyan ng katarungan. Lahat kami nagpapasalamat pa ulit-ulit. Dahil sa'yong pagmamahal at pagmamalasakit. Ikaw ang idol, ikaw ang idol, ikaw ang idol. Idol, ikaw ang idol, ikaw ang idol, ikaw ang idol. Kaya saludo kami sa mga mabuti niyang gawa. Ang taong may gawang gawa kaya maraming humahanga. Siya ang kakampi mo basta ikaw ay nasa tama. Pagtulong ang nag-iisang misyon ng isang idol sa radyo at sa telebisyon. Gusto mo bang makilala ang taong to kung sino? Walang iba kundi ang nag-iisang Rapi Tulfo. Idol ng Pinoy, idol ng Pinay, idol ng mga driver pati kasambahay. Idol ng mahirap, idol ng mayaman, idol ng kabataan at idol ng magulang. Idol ng tindera, idol ng tindero, sa madaling sabi idol ng mga Pilipino. Pag sinabing Rapi, Lodi malamang, at pag sinabing Tulfo, matik sa kalam. Ikaw ang idol, ikaw ang idol, ikaw ang idol. Magandang hapon mga kapatid and welcome po sa ma-action edition ng Wanted sa Radyo. Ang gagampi ng mga inaapi at ngayon po mga kapatid ay April 17, 2024 at ako po si Shari Roman at makakasama po natin ng alas 4 ng hapon Attorney Pau Cruz ng ACS party list sa tanggapan po ni Congresswoman Jocelyn Tulfo. Magandang hapon po. Good afternoon, Shari, at of course good afternoon, isang magandang araw po sa lahat ng mga tagapakinig at manonood especially sa ating mga OFWs. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan, magandang hapon po. And ito at inisimula natin yung ating unang sumbong at aksyon si Mr. Leonardo Guillermo na isang tricycle driver at nilareklamo yung pananakit na ginawa po sa kanya ng pulis na nakatinginan niya lang naman daw po noong March 20, 12:05 po ng tanghali dyan po sa may barangay Canlalay, Binyan, Laguna. At okay, meron tayong video, panoorin po natin. Okay, ito po ay sa may parang subdivision at si tatay po yung naka-white t-shirt at pinagsusuntok po ang kanyang likod. Grabe naman yan. Nang naka-uniform po ah. Oo nga eh. Note mga kapatid, naka-uniform po ang pulis pero naka-helmet. Ayan po, pinagsusuntok siya, gayon din po sa kanyang ulo. Actually, batok to, delikado to. Ayan po. Ang nasa video po, ito yun ay si Police Master Sergeant. Okay, nawala. Okay, ayan, Police Master Sergeant Michael Aguila. Okay. Nang Warren Section daw po sa may Muntinlupa PNP. Naku, Warren Section naman din siya. Magandang hapon po, Sir Leonardo. No? Kayo po ay nagmula pa po sa answer, Binyan? Binyan, Laguna po. Binyan, Laguna. Naku, napakalayo ng pinanggalingan pa ni Sir. Kamusta kayo ngayon, Sir? Okay naman po. At nakapagpahinga na rin po. Yung nung ulo niyo po, wala naman po ba kayong iba na nadaramdaman? Dati kasi yung mata ko medyo nakakaano pa ng aninat ito konti. Pero ngayon medyo blanco na talaga yung isa. Ngayon lang itong kaliwa po. Ito po ang kaliwa. Okay. So, explain niyo sa amin sir kung ano nangyari. Kasi ang nakita na po natin sa video ay yung parte na sinusuntok po kayo nitong si Police Master Sergeant Michael Aguila. Pero bago po nangyari yung suntukan, ano po ba ang ginawa ninyo para magalit po ng ganoon si Police Master Sergeant? Police Chief. Ang pangyayari po ay palabas po ako ng subdivision at iniwan ko po yung susi sa may gwardiya ng aking tricycle. Tapos may bibilin po sana ako sa labas. Okay. At nadaanan ko po yung pulis na nakaparada doon na si Michael Aguila. Tapos tumingin po sa akin at tumingin din po ako sa baybanat niya sa akin ay asama mo makatingin sa baybaba sa motor at pinaghahaldag na po ako ng ganun. Paano po ba kayo tumitingin sir? Kasi ang sabi niyo po kanina ay wala na pong nakikita talaga yung isa ninyong mata. So kasi, paano po ba? Kasi po pag ako tumingin po nakaganun po ako gawa ng hindi ko po maaninag po kung sino yung makasalubong ko.
Ah, okay. So para lang maintindihan natin ano, ganito, kumbaga nakayuko po kayo ang tingin niyo. Kapag nakababa yung salamin ko nang ganyan, siyempre gaganon po ako. Okay, so minasama niya 'yon. Minasama po niya 'yon. Hindi ba kayo pinagbigyan na mag-explain kung bakit kayo ganon? Ang nag-explain po ako kako, malabo po ang mata ko. Bigla na lang din pong bumaba at ginanon kagad po ako at bigla pa bang aastang bubunot ng baril, kaya po ako tumakbo pabalik po. Sino ang umawat sa inyo, sir? Wala po kasing tao, gawa ng bumalik po ako gawa ng walang nakakakita kasi asta po babunot ng baril po. Oh, pero hindi naman niya ginawa. Wala namang ganoon. Dinalik naman po niya. Okay, so wala naman po nangyaring ganoon. At least safe po kayo ngayon, sir, at hindi naman po napunta sa ganung kalagayan ano. Siguro kunin ko lang din tayo yung panig naman po ng ating police na si Sir Michael Aguila, Police Chief Master Sergeant Aguila, para po ma-explain din niya yung side niya. Okay? Magandang hapon po, Police Chief Master Sergeant Michael Aguila. Hello? Hello po, Sergeant Aguila, magandang hapon po. Yun, si ano po to, Lieutenant Colonel Ron Gabilla po. Okay, yung Chief of Police po ng Muntinlupa PNP Attorney. Okay. Saglit lang po no, Colonel Rongavilla. Master Sergeant Aguila, magandang hapon po. Okay. Okay, wala pa tayong makausap. Siguro kausapin muna natin yung kanyang hepe ano. Mukhang wala pa si Police Chief Master Sergeant Aguila. Ayan na, attorney. Oh, nandiyan na siya. Chief Master Sergeant Aguila, good afternoon po. Hello po ma'am, good afternoon po, magandang hapon po na. Okay, magandang hapon po. Live po tayo dito sa Wanted sa radyo. Ako po si Attorney Pao ng Access Party List. Sir, sir, meron po tayo ditong kababayan na nagre-reklamo po sa inyo, si Sir Leonardo Guillermo, na kitang-kita po namin sa video ay inyo pong pinagsusuntok sa harap po ng isang subdivision dyan sa may Binyan, Laguna. Bakit nyo po sinuntok itong si Sir Leonardo Guillermo, sir? Sa makikita niyo po sa video na ako po ay naka-GOA Type C uniform. Mm-hmm. Actual duty po ako noon, noong time po na yon, augment po kay Secretary Abalos noong time po na yon. Umuwi lang po ako para kumain, para po din ano yun po yung mga anak ko. Kasi tolo-peren lang po ako kasi OFW po yung asawa ko. Mm-hmm. Ngayon po ma'am, sa nangyari pong yan, dinipensahan ko lang po yung sarili ko po ma'am kasi po habang po ako papasok po ng subdivision namin, hindi ko po malamat, naintindi po sa taong yan bakit anong galit po sa akin. At ako po hinarang-harangan, harang-harang po na nakatipa siya na tinuturo-turo niya ako, dito tayo suntukan, suntukan tayo, putang ina mo, pulis ka. Kahit pulis ka, may baril din ako, may mga kilala rin ako, papatol po kita, kakasuhan kita. Mm-hmm. Po, tapos so, sorry, Police Chief Master Sergeant, iwasan na lang po yung pagmumura ha, wag na lang po sabihin yun. Apo. Opo, papasisya na po kayo, ma'am. Mm-hmm. Tapos sige po, ma'am, siyempre po, hindi po, wala pong alam lang po yung pumbuso kong anak mm-hmm. na nakangkas po. Nagulat po yung buso ko anak kasi nga po, ba't tinaharangan po kami, nagkatipas siya. Tapos, pilit ko po siya para mabanggay na hindi ko lang po, ano, para lang po umiwas. Hindi po talaga siya po umiwas. Hanggang sa pag-try ko po ulit, kagat po niya ako sinuntok. Na okay. Nakaano po ko sa motor. Tapos, bububa po ako. Doon po kami nagpang-abot. Tapos po, kung makikita niyo po sa video na talagang binibidyohan po ako dahil yun po ang pang-pupurbok po niya po sa akin. Tapos yung nangyaring yun, ako po ay isang police officer na kainuforme. Mm-hmm. Meron po akong baril, sidearm. Mm-hmm. Kahit po minsan hindi ko po ginamit at talaga pong hindi ko po sa binunutan ng kahit anong pwersa ng baril o putukan. Yun po, sa napakamalaking salamat po ko po at niya. Dahil po hindi man po siguro darating sa ganito kung kami eh parehas ano. May nangyaring masama. Kasi po ma'am, bilang police po, ginamit ko lang po yung aking train. Kung ano po na-train ko, kung ano po aming natutunan po sa bilang ano po kami nung sa police trainee. Yung po aking pagdepensa, dinepensa ko lang po yung sarili ko. Dahil nga po, ako po, sinuntok po niya. Naturalan po lang po sa akin na ano po siya. Pero i-arresting ko po sana siya. Sa kadahilanan po na medyo malakas po siyang tao, hindi ko po na-arresto. Ngayon po, para po matapos na po, ako po ay inano ko po yung anak ko. Anak, sumakay ka na kasi masaba na ang pakiramdam ko. Umuwi po kami kasi po yung aking panganay na anak ay naghihintay rin po doon para po naman aking ihatid sa bus terminal. Naghihintay rin po. Pero nursing po yung aking anak,
graduating, pinagpabibi ako, ang taas po ng ano ko kasi po ako, may ano po ako ng stroke. Tapos po ma'am, nagdiretso muna po kami sa Binyan City Police Station para po humingi po ng respondent. Okay, Police Chief Master Sergeant Aguila, from my understanding, kayo po ay nagsampa ng kaso laban po kay Sir Leonardo Guillermo, tama po? Opo ma'am, nakasampa na po ma'am. Oo, pero sa kasalukuyan ito ay na-dismiss, tama ba? Ma'am, mabali po ngayon po, na-refiling ko na uli po kasi po nagharap na po kami sa barangay po ng tatlong beses po sa barangay para po sa certificate of file action. Nakuha ko na po kanina, kaya po ako na dito sa korte. Tinawagan din po ako ni Fiscal Attorney De La Cruz para po ma-file po. Ayun na po, na-file ko na po. Okay, saglit lamang po, Police Master Sergeant Tay. Ang sinasabi ni Master Sergeant ngayon, eh kayo daw po ang nagpo-provoke, hinarang-harangan niyo daw po siya at pinagmumura. Ano po masasabi niyo doon? Masasabi ko po diyan, Attorney, ano niya yun po, yun po ang sinasabi niya. Pero yung sinasabi ko yun sa pagsumbong ko sa security guard, sabi ko, ngayon mo na ilabas yung baril mo kanina na may tao. Kanina walang tao doon. Sabi ko, labas ka na labas ng baril mo. Yun po ang inano ko. Pero hindi ko po siya sinuntog. Bumaba, bigla kagat sa motor. Sinagasaan pa nga ako dahil patawid po ako papunta sa gwardiya. Okay, so kumbaga sa inyo po, wala po kayong ginawa. Okay, siguro po, mas maganda makausap natin yung taga-barangay mismo. Kasi doon po natin malalaman, baka meron pong CCTV bukod po doon sa video na ipinakita kanina. Or baka may iba pa pong reklamo laban dito kay Police Master Sergeant Aguila. Magandang hapon po, Chairman Ramon Morales. Yes po, opo. Opo, good afternoon sir. Live po tayo sa Wanted sa radyo. Ano? Sir, nandito po si Sir Leonardo Guillermo at si Police Lieutenant Colonel or Police Master Sergeant Michael Aguila. Inireklamo po itong si Master Sergeant Aguila sa pambubugbog nitong atin pong tricycle driver na si Sir Leonardo. Ano po ba ang naging resulta ng inyong investigasyon dyan sa barangay? Ay, yun ang pinatawag ko para magharap sila sa barangay. Hindi yata ako nagkasundo, tatlong pag-aharap. Hindi rin sila, hindi rin sila nagkasundo. Sabi ko, inihimo ko na magkasundo, huwag niyo mag-away na sa, para sa katahimikan ng lahat. Chairman Ramon, gusto po naming malaman kung ano po ang katotohanan. Kasi ang sinasabi po ni Sir Leonardo, wala po siyang ginawa para po pagbubugbugin siya. Ang sabi naman po nitong police ay pinagmumura, hinarang daw po siya habang nandoon sa labas ng subdivision. Ano po ang inyong conclusion dyan, sir, sa barangay? Ay, wala naman ang reason pa sa incident niya. Hindi ako pwede magbibigay ng kasi hindi ko alam lahat yung punot dulo niyang nila, yung kanilang away. So, hindi ang sabi ko, kung may complaint na kayo at hindi ka kasundo, mag-file kayo ng complaint sa huskado niyo na dalit. Kasi hindi naman nasa gitna lang ang barangay para... Ay, hindi po yun ang aming tanong, Chairman. Baka po kasi meron kayong ibang CCTV. Halimbawa, CCTV po sa barangay. Meron po bang ibang testigo nung kayo po ay namangit na sa kanilang dalawa? Wala po ba iba kayong record dyan? Wala po talaga. Okay. Pero ito pong si Police Master Sergeant Aguila, meron po bang ibang nagreklamo? Or meron na po bang ibang nagpabarangay sa kanya na ganito rin po ang reklamo? Hindi, ibang reklamo naman yung natatandaan ko nung unang-unang upo ko. Merong nag-file ng complaint pero mga lamang yon, hindi yung suntuhan o whatever. Re-reviewin ko pa nga yung mga ibang kaso. Wala ba kayong staff dyan, sir, na pwede pong mag-check kung ano po ang record nitong si Police? Kasi 2019 yata yung mga yung unang insidente nung ako So hindi ko pa makita, pinahanap ko pa yung mga ganong insidente na siya na yung ating kapulisan na nire-reklamo. Okay, pero meron siyang ibang pending na reklamo dyan or meron dumaang ibang reklamo, tama po ba? Meron pang pero naayos na yung mga complaint at hindi na bumabalik. Kaya naka-archive pa yung kanyang mga
yung mayroong mga complainant, gano'n. Okay, sige po, sige po. Mabalikan ko lang po itong si Police Chief Master Sergeant Aguila. Hello, sir? Hello, sir? Hello po, ma'am. Hello po. Oo. Master Sergeant Aguila, nabanggit mo kasi kanina no, na ginamit mo lang yung training mo at kung ano yung pinag-training nyo dyan sa kapulisan nung kayo po ay na-feel nyo na na-offend kayo nitong si Sir Leonardo. Hindi nyo po ba naisip, sir, na si Sir Leonardo lamang po ay, yun nga po, sinasabi niya meron po siyang problema sa mata at hindi po siya nakakakita na kayo ma'am, po... Ma'am, siguro po, ngayon lang sinasabi, pinapalabas pong ganyan. Pero kung ganun po siya, may diferensya. Bakit po siya, eh masyado pong matapang. Hindi lang po ako yung inaano niya po. Meron pa po siyang, kaya po yan po, ay nabaril din po ng kapwa niya, katoda. Nabaril po yan, kaya lang, hindi po siya tinamaan. Kasi nga po, ganyan po yung kanyang ugali. Kahit po yung kanyang mga katoda, eh kanya laging pinupurbok. Oo, pero Police Chief Master Sergeant Aguila, kayo po bilang isang police, kayo po ang may advantage in terms of training. Ma'am, kumbaga, ma'am, yes. Ako po ay, ako po nga po may advantage nga po, kaya po nga po ginawa ko nga po yun na ganun, kaganun po na siyempre po, umiiwas po ako, dinidepensahan ko lang po yung sarili ko at ako po nakita na po yung naman po sa video na sinusuntok din po ako niya. Tapos po, bilang ano po, nung ano na po, hindi lang po ako nakipagsuntukan na po sa kanya nung medyo umagwat na rin po sir. Di ba dapat po kayo po, as much as possible, you have the restraint na kayo po ang kayo po ay umaksyon. I understand, Police Chief Master Sergeant Aguila, kung kayo po sinuntok, I get it, na kayo po ay na-offend, kayo po ay pinaglaban nyo lang po ang inyong sarili kung may katotohanan man po yun. Pero dapat natapos na po yun doon sa inyo, hindi nyo na po prinogress pa sa, kasi nakita naman po namin sa video, sir, hinawakan nyo pa po sa leeg, pinagsusuntok nyo pa po yung batok ni Sir Leonardo. Ano po yung klaseng restraint ang meron kayo doon bilang isang police, sir? Ma'am, dala lang po lang emotion nga po yun. Ayun na nga po ang sinasabi natin. Kasi nga po, ma'am, kasi nga po, ma'am, kayo naman po tumayo po sa aking lugar. Kasama ko po yung anak ko. Wala po kamuang-muang. Ako po ay maka-anak na police. Ako po ay solo parent. Ang anak po pong malasawa ay OFW. Sir, Police Chief Master Sergeant. Ma'am, excuse po ma'am. Kasi po, talaga po ako pinupurbok po ng tao yan. Last 2019 po, yung sinasabi po ni Cap Morales, ayan na po yung nangyari. Sa harap po ng bahay ko, sinuntok pa rin po ako niya. Yan po ay pinatawad ko na po dahil sa kapakiusap po ng presidente ng aming subdivision at saka po ng ibang BOT. Ako po ay sinuntok po niya sa harap mismo po na ay pamamahay. So, ang sinasabi mo, Police Chief Master Sergeant Aguila, ito ay since 2019 pa, kumbaga may personal na kayong giitan nito. Yes po, ma'am. Pero po sa akin, baliwala na po yun kasi po, pinatawad ko na nga po siya. Lumuhod po siya sa akin, nung gabi po yun na ako yung nagpa-responde po sa Binyan City Police Station, SWAT. Tapos po, kinabukasan po, July 19, bumalik po uli sa akin sila sa akin. Siya po si Guillermo, si Mr. Dave Diaz, Mr. Gabagano, na humingi pa rin po ng pasya. Sabi ko, tama na po yung paghingi ng pasesya kagabi. Okay na po sa akin. Yung tao lang din tayo. Pamilya inaano natin. Ano po bang pinag-aawayan nyo, sir? Hindi ko po alam po, ma'am, sa taong po yan. Kasi siguro po, ma'am, maaari po sigurong naano po sa akin dahil bilang pulis po ako, nasisita ko po sila ang mga maling gawain po nila. Na mga tulad po sa tricycle na obstruction po sila sa daanan ng mga homeowners. Nakulong na po yung taong yan. Yung mismo presidente po nagpakulong dyan. Kasi po, alarming scandal at harassment po. Tapos po, sa illegal to pada, ma'am. Yun po yung ano yan. Yung background po ng taong na yan. Okay. Ako lang po, talaga po, napag-alam ako rin po talaga na sa nangyari yun, natuwa sila dahil plado po talaga na pampuburbok nila sa akin para po may mangyari nga pong ganyan po okay. Na video. Dahil po talaga po sabi po nung mga ibang tricycle driver na ayaw din sa kanya na talagang pinabidyo talaga inaano niya na may mangyari sa amin. Kaya po talaga sabi ko po sa inyo, mula pa po nung pagdating ko po sa kalsada, kagad po siyang
nagulat na nadun ako at pinuntahan niya ako para kumbaga parang ang sama-sama ganda ang tingin po niya sa akin. Yung pala po, sa umpisa pa lang po na yun, pinupurbok na po ako. Pero wala po, sinasabi niya po ako bumulat ang baril po. Meron po, hindi po ako testigo doon na nakakita na taga-barangay din po. Sir, police chief, ano Master Sergeant, I will cut you off. Wala po nagsasabi na kayo po ay bumunot ng baril, ano? Kami naman. Ma'am, siya, ano po, ma'am, narinig ko po kay Mr. Guillermo. Sir, clarify ko po yun sa kanya kanina at sinabi naman po niyang hindi. So kami naman po ay naniniwala na. Narinig ko po kanina na habang inanin po kay Mr. Guillermo na doon pala po sa labas daw po, eh binubunot ako pala daw po, bunot po ng baril. Hindi po yun, pawang kasi ng walang po yun. Wala po nagsasabi nun. Meron po ma'am akong testigo na buhay. Pinsan po po ng Barangay Captain Morales, si Kuya Volta Morales Ocampo, na siya po mismo nakakita na gano'n ang nangyari sa akin. Master Sergeant Aguila, ako na po mismo nagsasabi sa inyo, hindi, clinarify ko po sa kanya at clinarify ko din sa staff. Ma'am, pwede niyo po sigurong i-review yung ating pong marinig niyo po yung Sir, nandito po ako. Nandito po ako at nakikinig sa kanya. Ang sinabi lang po niya, akmang bubunot. Hindi po niya sinabing bumunot kayo, sir. Akma ang sinabi niya. Parang kahit bubunot. Kahit po ma'am akma, wala po akong ginawa. Ay, kaya wala nga, sir. Nililinaw ko lang din po kasi ang sinasabi niyo, Master Sergeant, ay sinabi niya na bumunot kayo. Wala pong nagsabi ng ganun, Master Sergeant, ha? Naiintindihan ko po ang tension, ang inyong emosyon, pero kagaya po ng sinasabi ko. Ma'am, ako po ako lang po ma'am ang biktima rito po ma'am eh. Kasi nga po, although po, noong una po, noong July 18, 2019 po, 2020, nangyari po sa amin noon po. Master Sergeant, tignan mo yung video. Sige. Tignan mo yung video. Ikaw ang manood. Yan, ma'am, yung pa- meron, sir. Meron din po akong copy niyan. Siya po ay video po nila. Sir, i-backlog nyo nga saglit yung parte na yon na tumigil sila at nakatayo silang dalawa. Yung part na nakatayo na silang dalawa. Pasensya na po, ma'am, ha. Ako po, Naiintindihan ko kayo, Master Sergeant, ha. Kasi po, ma'am, ay aking pong in-entertain dahil nga po, ako naman po yung may respeto po sa inyo at salamat po at binigyan niyo po ako ng sa akin panic. Pero yung po mga sinabi ko po, ayun po yung pawang katotohanan po lamang na aking pong ano. Total naman po, nasa, ano na, dahil nga po, sabi ko po sa inyo, pinatawad ko na po siya minsan. Ngayon po, sa nangyari po sa amin, kasama ko po yung aking bungsong anak. Tapos ako po yung naka-uniforme pa bilang pulis. At talaga pong ako po yung nilabanan niya. Kaya ako naman po, may karapatan po bilang pulis na talagang ano, ako po yung tao lang po, ma'am. Pinatawad ko na po siya nung unang minsan po. Alam po niya ang tao na yan. Pinatawad ko na po siya. Kaya ka po, kasakay dalala, bakit po ganyan po siya palagi sa akin, ma'am. Pasensya na po, ma'am. Ala, tutulog talaga, malaki ang galit mo sa akin. Hindi ko alam kung anong ginagagalit mo sa akin. Simula nung nag-away tayo nung una, nung sinamahan ko yung barangay dahil minireklamo ka na naman sa barangay ng my riders na nireklamo ka. Ako ang sumama bilang peace and order. Binastos mo kami. Alam mo yun? Simula pagdating ko sa 2016 sa subdivision, Sir Mike Aguila, ang dami mo nang pinunutan ng baril para sabihin ko sa'yo. Gusto mo ikwento ko lahat. Mr. Guillermo, ha? Hanggang ngayon, ngayon ka lang nagpakita ng barangay, ang dami, hindi kasi musipot ng barangay. Ma'am, sa dami ng reklamo sa'yo. Ma'am, maliwanag po niya, sinasabi po niya po, ha? Patunayan po niya. At kapit po bahay niya, ko, bumunot ka ng baril doon. Magvi-video, okay lang, wala pa sa oras, nagbunot-bunot ka ng baril. Para sabihin ko sa'yo. O, sige, ha? Kay Mr. Pagana, mga tao ni Mr. Pagana, binunotan mo, nakita rin kayo sa barangay ni Mr. Pagana, di ba? O, sige, patunayan mo yan, ha? Patunayan mo yan, ha? Kasi ikaw, Mr. Guillermo, talaga mainit ka sa akin. Ikaw ang mainit, hindi naman kita kinakausap simula nung nag-away tayo. Ano kinagagalit mo sa akin? Driver lang ako, ikaw pulis. Ikaw humingi, alam mo sa sarili mo na humingi ka ng pasensya sa akin. O, pero mali ka, hindi ako lumuhod sa'yo. Pero anong din lumuhod? Sinabi mo, humingi lang ako ng tawad, okay na tayo dahil gumagawa ka ng kwento. Kahit si Mr. Bagaro, na kilala mo, kaibigan mo, si Mr. Dave Diaz, tsaka si Pres Darcing, alam at kita pati yung mga security guard. Eh, yun nga ang barangay tanod eh. Nag-ano nga sa akin kung bakit hindi kita kasuhan eh. Oh, ba't hindi mo ako kinasuhan noon kung talagang ninuntok kita? Di ba? Eh, ayun na nga. Police cam, nagpasuntok ka sa civilian, dapat kinasuhan mo ako noon. Ay, ayun na nga, Mr. Guillermo. Sa dami na reklamo sa'yo dyan sa subdivision. Kahit tanongin mo, mag-investiga sina ma'am doon sa subdivision natin. Tingnan natin kung sino mas mabango sa pangalan natin. Nasa linya ano po natin si Ma'am Narcisa Diaz, ang president po ng homeowner po ng South Spring. Ma'am Narcisa, magandang hapon po.
Yes, ma'am. Opo. Mm. Okay. Ma'am, good yes, afternoon ma'am. Po. Kasi ito, mukhang personal, yes, mukhang personalan na ito ni Police Master Sergeant Aguila at saka ni Mr. Guillermo. Ano po ba talaga ang pinagpunot dulo ng pinag-awayan nitong dalawa noong 2019 po, gabi, pinag-ayos namin po yan doon sa ano, nagkaayos naman po sila. Mm. Pero hindi ko akalain na magkakaroon ng ano, ng ganyan na naman. Oo. Nakita namin sa video na talagang nagsuntukan at talagang medyo agrabyado naman si Nag. Mr. Guillermo. Oo. Totoo po ba, Ma'am Narcisa, na meron po talagang ibang insidente? Kasi ang sinasabi ni Sir Guillermo dito, meron pong ibang insidente dyan sa inyo pong village na ito pong si Police Master Sergeant Aguila ay namunot ng barel or meron pong inaway din. Marami, ma'am, marami po talagang nagre-reklamo sa kanya. Hmm. Sa totoo lang. Bakit yun ang, ano, pero ganun nga po eh. Yun na lang sa aso niya. Hmm. Basta ano po, medyo hindi po maganda yung mga feedback. So may po, talagang may mga may nagrereklamo po dito kay Master Sergeant Aguila ever since. Opo. Sa totoo lang. Kami may bunutan, po ba ng baril na nangyari, ma'am? Ayun ang hindi ko alam. Ngayon ko lang nalaman niya. Okay. Sinasabi niyo, Ma'am Narcisa, kayo po mismo ay nasabihan kami niya na illegal. Illegal kami bilang BOD noon. Yung Board of Directors ng Homeowners Association. Nako, Police Master Sergeant Aguila, medyo may track record ka pala mismo sa mismong iyong subdivision. Mukhang hindi lang si Sir Leonardo ang nakabangga mo, sir. Yun ang ano. Okay. Yun ang history. Okay na eh. Okay, saglit lang po, Ma'am Narcisa Diaz, nasa linya po natin ang Chief of Police. Chief of Police po ng Muntinlupa. Okay. Muntinlupa. Okay, I'm so sorry. Sabihin niyan kung saan po nangyari yung insidente si Police Lieutenant Colonel Jonathan Robert Rongavilla. Ito po kung saan po nangyari yung insidente, attorney. Oo. Siguro mas maganda siguro kausapin muna natin tong boss ni Sergeant Aguila po. Yes, oo, kasi para mapaimbestigahan na natin. Pero good afternoon po, Police Colonel Angel Garciliano. Yes, ma'am, magandang hapon po. Yes, magandang news for attorney. Okay. Opo, magandang hapon po. Ako si Attorney Pao po ito ng Access Party Lister. Sir, nakasubaybay po kayo simula po kanina at narinig niyo po yung pinag-aawayan nitong si Police Chief Master Sergeant Aguila at Sir Guillermo. Nagkaroon nga po ng iringan at yun nga po, si Police Master Sergeant mukhang naging emosyonal, hindi na rin po napigilan ang kanyang sarili. Pinagsususuntok po itong ating civilian, isa pong tricycle driver na si Sir Leonardo. Ano po ang aksyon na maaaring gawin ng ating Muntinlupa City Police Station? Well, attorney, first of all, dahil nga po nangyari yan sa Binyan, ano po, sa Laguna, ano po. Mm. So, yung jurisdiction po na ng kaso sa criminal, nandyan naman po yung ating buting COP ng Binyan to take charge on that. Yes po. Yung sa aspeto naman po ng administrative, ina-assure po na both parties, the police at saka yung complainant, kung sila po ay kung hahantong po sa demandan sa administrative case, ano po. But in the meantime, dahil nga po may mga naririnig tayo na kwento na may mga sign of abuses like that, mga tipong may mga baril. So minabuti ko bilang pinuno ng impilan ay pasamantala muna, nakakinuha muna namin yung service firearms ng involved natin na police. So that makita naman din ng complainant na kumbaga safe na siya at wala na siyang kinakatakutan na dapat bunutin ng kabilang partido. So we start muna, mag-start muna tayo sa ganung aspeto dahil nga po titignan natin both sides kasi parang malalim at saka personal tama yung po kanilang issues and concerns. So ganun pa man, mabibigay pa rin po natin kung ano yung kanilang gusto. Well, but we will always be
basing our investigation on fairness at saka dun sa evidence lang. Tama po. Okay. Police Colonel Garciliano, sa inyo po bang istasyon, sir, meron na po bang ibang nagkaroon ng reklamo o problema po dito kay Police Master Sergeant Aguila? May mga ibang insidente na po bang ganito? Wala naman po. Wala naman po. Okay. In fairness naman po sa kanya, wala naman pong record sa amin. So, meron palang ganyan sa kanyang residence. So, lahat kami ay nabigla. Dahil matagal na po sa servisyo yan. And so far, malapit na rin yata mag-retire yan eh. Kung ganun man yung complaint sa kanya, titignan po natin ng mas malalim pa para makita natin kung yung totoong kaganapan. Ano po? Opo. Last na po, Police Colonel Garciliano. Siguro, correct me if I'm wrong, but from what I understand po, dapat ang mga kapulisan natin should exercise some form of restraint kahit po may pagka-personal na, naiintindihan ko po, medyo personal na po yung kanilang labanan, but from the words mismo ni Sir Michael Aguila, siya po ay may training. Kumbaga, siya po ay may formal na training sa physical combat siguro o sa pagsuntok. Hindi po natin sigurado. Pero may training po sila sa kapulisan. Ang nilalabanan niya ay isang civilian. So, tama naman po tayo na dapat may form of restraint ang ating mga kapulisan. Lalo na po sa ganitong sitwasyon na meron po silang hawak ng mga baril. Paano po kung hindi niya napigilan ang kanyang sarili at nakabunot siya ng baril sa mga sitwasyon na yon? Hindi po ba? Tama po yun, attorney, pero tignan po din natin na mayroon po kasing cases na kung nandyan po sila, ano po, nagkaroon po ng commotion, nagkaroon ng physical contact, hindi po natin kasing pwede isang tabi yung possibility na pwede rin siya maagawan ng baril. So tinitingnan ko kasi diyan hunyo ng mas malalim at yung komprehensibo, yung kompleto, dahil may video yung isa, may video yung kabilang party. So siguro let us give it to the chief of police of Las Binyan. So that may establish natin yung tunay na version ng kanilang videos, ano po, kasi parang putol-putol lang po siya. But nevertheless, sabi ko nga, yung ganung pangyayari sana maiwasan, dahil siyempre bilang public servant, siyempre yes, naman po, tayo ay nanunungkulan sa taong bayan. At ang taong bayan naman ay umasa na kung may problema, daanin natin sa kwan lang, kalma lang, kumbaga, medyo maayos lang na pag-uusap, hindi na sana umantok ng ganyan. Yun nga sana, Police Colonel Garciliano, ang aming hiling, ano, na sa atin po mga kapulisan, na intindihan po namin, you are doing your duty, kayo po ay may trabaho na sinusundan, at kayo po ay nandyan para sa ating taong bayan. Pero sa atin pong mga kababayan, syempre na ganito po ang nakikita, kailangan din po namin ng assurance that our police will protect us instead of kami po ang matatakot sa kapulisan. Yun lamang po ang... Yes po. But we have to address the problem or the issue individually. Ano? Tama kasi po. Hindi naman po nagre-reflect yan sa buong PNP. Ayun nga po. Ang akin lang dyan, ma'am, basta we did the first action. Kung natatakot yung complainant about the firearms, it was already deposited yes in po. Our supply. So wala na ho siyang dapat ikatakot. So yun lang po. I think matutulungan yung both parties. Pero kung talagang hindi sila maayos, meron po tayong proseso. Meron po naman tayong pagdadaanan ng proseso na both of them will undergo. Ano po, yes po. At maraming salamat po, Police Colonel Angel Garciliano, sa inyong agarang pag-aksyon. Narinig nyo naman po, Sir Leonardo, no, nakuha na po yung service firearm. Inassure naman po tayo ni Police Colonel Garciliano na doon po muna sa station si Police Master Sergeant Aguila, at pag-iimbestigahan na rin po nila yan. Katulong po ang ating Chief of Police ng Binyan, Laguna. Okay? Maraming salamat po, Police Colonel Garciliano, sa inyong oras, at maraming salamat sa pagtugon sa aming tawag. Yes, maraming salamat din po, and I hope na maging okay na po silang lahat. Thank you po. Kausapin na lang po natin din si Police Lieutenant Colonel Jonathan Ronggamvilla. Siya po ang Chief of Police ng Binyan, Laguna, kung saan po nangyari ang insidente, para malaman naman po natin ano po ang resulta ng kanilang pag-iimbestiga. Magandang hapon po, Lieutenant Colonel Ronggamvilla. Magandang hapon po, ma'am. God bless po. Yes po. Good afternoon, sir. Sir, opo, nandito po si Sir Leonardo, yung atin pong complainant laban po kay Sir Michael Aguila. Kayo po ba ay nakapagsimula na po ng inyong paunang investigasyon dito sa kanilang reklamo? Actually, ma'am, nung nangyari po yan, pagkatapos po, nagkita po sila sa aming stasyon. Mm-mm. At dahil nga po,
Yung isa nirereklamo yung isa naman po nirereklamo po yung isa. Mm. So, inimbitahan po namin sila, kasama rin po yung mga ibang ano, ibang nakasaksi, mga tao po, mga tao po ng barangay. Mm-mm. Ang nangyari po nun, ma'am, base po sa amin investigasyon at pagkakakita rin po namin sa mga tao, ang sitwasyon po ay babagsak po sa less serious physical injuries, less serious physical injuries. Mm-mm. Na alam naman po natin lahat na jurisdiction po ng barangay, ang katarungan pang barangay. So, kaya po, dumaan po yung proseso sa barangay. Mm-hmm. Nagkaroon po doon ng mediation. Mm-hmm. At kanina nga po, nung tumawag po kayo sa amin, kanina mm-hmm. lang po namin na kanina lang po namin nalaman na meron na po palang certificate to file after. Mm-hmm. Opo, opo, ma'am. So, ayun, ma'am, base, ma'am, sa ebidensya, ano, ma'am, yun lang po yung nakikita na natin. Wala rin pong nakahagip na ang ibang CCTV. At tama po kayo, ma'am. Malalim na po itong away po nila. Kami po, hoping po kami na bukod sa wala po kaming jurisdiction, binaba po namin sa barangay. Dahil sila naman po ay magkakasama po dyan, sana po ay magkasundo po sila. Sila-sila rin naman po ang magkasama. Ayun naman po yung aming naging stand. Oo. Mukhang hindi na po talaga magkakasundo, sir. Kasi kanina po, mainit na rin po itong si Police Master Sergeant Aguila. Ganon din po si Sir Leonardo. Okay. At hindi na nga rin po sila nagkasundo doon po sa ating barangay Canlalay kay Chairman Morales. So, ano na po ang susunod na hakbang ng ating Binyan City Police Station? Bali po, ma'am, pinangunahan na po pala ni Master Sergeant Aguila na mag-file. Mm-mm. Dumiretso na po siya sa fiscal. Mm-mm. Base po sa pakikinig ko po sa dito po sa opo. Interview po na to. Mm-mm. Ang gagawin naman po niyan, regular filing po yun eh. Mm-mm. Bibigyan po ng oportunidad si Mr. Guillermo na mag-file ng countercharge at sumagot naman regarding mm-mm. po dun sa kaso. Mm-mm. Ngayon po, mangyayari po dyan, pag nagpang-abot na po yung kanilang reklamo sa fiscal, si fiscal na po ang magde-determine kung sino po ba ang may sala po sa kanilang dalawa at sino po ang dapat filean po ng kaso. Oo. Actually, Police Lieutenant Colonel Rongavilla, ang tinatanong ko po ay yung dito po kay Sir Leonardo Guillermo. Kasi I understand, kagaya nga po na sinabi ni Sir Aguilo kanina, nakapag-file na po siya sa Fiscalya. So ngayon naman po, si Sir Leonardo po, magpa-file po siya noong less serious physical injuries dahil dahil doon po papasok yung kanyang kaso. So ano po ang maaring itulong na ating Binyan City Police Station, ay, Sir? Mm-mm. Opo, yung pwede po natin kuhanin yung statement nila at kuhanin po yung statement po ng kanilang ano po, mga ng kanyang mga witnesses, mm-mm. no? Mm-mm. Tayo po yung tatayo na tayo mag-iimbestiga sa case po ni Master Sergeant Aguila, nagawa niya na siya yung mag-file dahil siya po ay police, mm-hmm. tutulungan po natin si Mr. Guillermo kung gusto niya po. Ayun. Anyway po, pag-file po yan sa fiscal, mm-hmm. Pagsasamahin naman po yan, mm-hmm. kasi po parang counter affidavit na rin po yung mangyayari niyan eh. Mm-hmm. Charge, counter charge po eh. Oo. Ngayon po, aanuhin na po ni fiscal na sa si fiscal na po ang magde-determine sino po ba sa kanilang dalawa ang talagang may sala po. Okay, at least meron po tayong assurance, Sir Leonardo, mula po sa ating Chief of Police mismo ng Binyan City, na sila po ay tutulong sa inyo po para maihain po yung reklamo na less serious physical injuries. Of course, hiwalay pa po yan, Sir, doon sa kasong administratibo na sinabi na rin po ng ating Police Colonel Garciliano, ang boss po ni Police Sergeant or Police Master Sergeant Aguila, na maihahain po laban sa kanya kasi ito po ay of course conduct unbecoming ng isa pang police officer. So maraming salamat po Police Lieutenant Colonel Jonathan Robert Rongavilla sa inyong panahon ngayong hapon. Siguro in the meantime, sir, na hindi pa po kayo naghahain ng reklamo or nakakapaghain si Sir Leonardo, baka po pwedeng magkaroon ng pagbabantay doon sa along their area, doon sa subdivision, kasi mukhang mainit po talaga itong dalawa na ito eh.
Ay, opo, opo ma'am. Opo, gagawin po natin. Oo, ayaw natin mag-progress sa baka mas lumala pa yung away nilang dalawa. Sige po, maraming maraming salamat po muli. Opo, maraming maraming pasabi na lang po ma'am kay Sir Mr. Guillermo na pumunta lang po sila sa aming police station anytime po. Sige po. Available po sila para po magawa yung kanilang affidavit po. At kasama po ng kanyang mga witness, pati po yung kanyang mga evidences po na pinanghahawakan. Sige po, sige po. At pasasamahan din po namin siya. Maraming salamat po ulit, Police Lieutenant Colonel Rongavilla. Sir, thank you po, ma'am. Salamat po. So, Sir Leonardo, ganito po ano, bukod po dun sa ihinain sa inyo na reklamo, ni Sir Michael Aguila. Siyempre, sasagutin niyo yun separately, sir. Kayo po ay maaaring maghain din po ng kasong kriminal at kasong administratibo laban po sa kanya. So, kagaya nga po ng sinabi din ni Police Lieutenant Colonel Rongavilla kanina, magkakaroon po ng counter charge yan. At pasasamahan po namin kayo doon po sa police station para magkaroon kayo ng assistance sa kanila. Bukod po sa police station, sa piskalya din. At doon din po sa barangay para kunin nyo rin po yung certificate of file action ninyo. Kagaya po nung kinuha ni Sir Michael Aguila kanina. So, kung meron pa po kayong ibang kakailanganin sa paghain po ng reklamo, nandito naman po kami. Kasama niyo po kami sa Wanted sa Radyo at ang AXIS Party List, sir. Sa paghain po. Yes po. Yes. May gusto po kayong sabihin, sir? May sasabihin po kasi yung sige mga, po. Mga ibang testigo po, natatakot po sila. Sawa nung kay Mr. Aguilar. Paano pong natatakot, sir? Parang ayaw mga magsabi ng ano, ng, ayaw kumistigo gawa ng takot. Takot po sa kay takot kay Sir Aguila. Nandiyan naman po ang ating Chief of Police ng Binyan City, sir. Nakausap naman po natin siya personally at sinabi naman po niya pumunta lamang po kayo doon sa kanilang police station, i-assist po nila kayo. So naintindihan natin niya na meron pong takot, pero kung meron po kayo may CCTV footage or meron pong video, maaari niyo rin po 'yung i-submit as part of your evidence po laban po doon kay Police Master Sergeant Aguila. Okay? Ganun na lamang po, sir. Huwag po kayong BBTO. Doon po kayo sa kabilang studio muna. Kausapin po namin kayo sa detalye ng gagawin natin. Salamat po. Sige po. Okay, and again, maraming salamat po kaya Police Lieutenant Colonel Jonathan Robert Rongavilla, ang Chief of Police po ng Binyan Laguna, and kay Colonel Angel Garciliano, ang Chief of Police po ng Muntinlupa, and gayon din po kaya Police Chief Master Sergeant Michael Aguila, ang sa Warrant Section po ng Muntinlupa PNP. And again, hindi pa po yan natatapos dito sa studio dahil sasamahan pa po yan ng staff po, ng reporter po ng Wanted sa Radyo, ng Rafi Tulfo in Action, para ma-interview po yung mga dapat makausap patungkol po dito sa insidente. Ayan. Okay, 2:43 ng hapon at magbabalik po ang Wanted sa Radyo. At ang oras po natin ayan ay atid sa atin ng Pagoda Air Freshener, ang paboritong air freshener ng bayan. And family rubbing alcohol, hindi lang pang pamilya, pang sports pa. And mapapasummer ride and drive pa more ka talaga with your family and barkada when you win 20,000 pesos worth of fuel for 4 wheels or 10,000 pesos worth naman po of fuel kapag motorcycle. At mas pinasaya po ang summer dahil may bonus prizes po na 3,000 pesos worth 3,000 pesos po of food vouchers and 5 customized jerseys for your group. At hindi lang isa ang mananalo kada buwan, kundi 4. To join, download the Clean Fuel Rewards app and use it whenever you gas up. And the more you gas up, the more chances for you to win. At ang programang ito ay atin din po sa atin ng Samsung Plus Herbal Capsule Gold na mabibili po sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. 2:43 ng hapon, dyan lamang po kayo. Totoo sa paghahatid ng balita, impormasyon, serbisyo. Totoo sa'yo, 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Pinatili pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, nadadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang family rubbing alcohol gawa ng Pagoda Philippines hindi lang pampamilya, pang sports pa.
Si Luis Manzano to sa Ikaw ang Star Game Show with the star for all seasons, Vilma Santos. Ang tanong, anong corned beef ang mas star sa beefy sarap versus the leading corned beef brand based on moms from NCR? Star corned beef! Eh, yung mas star sa sustansya versus leading corned beef brand with vitamins A, D3, B1, B6, at B12. Star corned beef pa rin! Star! Ay, momski! Teka, ano'y kinakain mo? Yan ba ay star corned beef? Star sulit, kaya try nyo na! Kamote! Kamote naman. Try mo to! Ha? Ang mura naman! Dito ka na! Sa mapapamura ka talaga! Move it! Discarding tapat. Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extract, L-Arginine, Songaria, Cyanomorium, at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust, 70 pesos per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit na sa gitna ng gitgitan at buhol-buhol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at dekalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Si Luis Manzano to sa Ikaw ang Star Game Show with the star for all seasons, Vilma Santos. Ang tanong, anong corned beef ang mas star sa beefy sarap versus the leading corned beef brand based on moms from NCR? Star corned beef! Eh, yung mas star sa sustansya versus leading corned beef brand with vitamins A, D3, B1, B6, at B12. Star corned beef pa rin! Star! Ay, momski! Teka, ano'y kinakain mo? Yan ba ay star corned beef? Star sulit, kaya try nyo na! Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extract, L-Arginine, Songaria, Cyanomorium, at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust, 70 pesos per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kamote! Kamote naman. Try mo to. Ha? Ang mura naman! Dito ka na! Sa mapapamura ka talaga! Move it! Discarding tapat. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit na sa gitna ng gitgitan at buhol-buhol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at dekalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Broadcasting from the Radyo 5 Studios in Reliance Street, Mandaluyong City. 25,000 watts of Senator Raffy Tulfo sa 92.3 Radyo 5 True FM. True FM. Dito tayo sa totoo. Wanted, wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. 2:49 po ng hapon at nagbabalik pong Wanted sa radyo. At again, mga kapatid, ay attorney, meron po kayong magsasabihin. Oo, so para po dun sa mga nagtatanong ano,
Meron po kaming AXIS OFW hotline. So, kung meron po kayong mga kakilala, kaanak o mga ibang OFW po, kung may access po kayo sa telepono at kailangan nyo po ng agarang tulong, maaari po kayong tumawag sa aming telephone number na 02-8293-9209 or tumawag, mag-text, o di naman po kaya ay mag-mensahe sa WhatsApp sa amin pong cellphone number na 0917-899-5000. Uulitin ko pong muli ha, meron po kaming WhatsApp number 0917-899-5000. At para naman po sa mga kababayan natin na nandoon po sa bandang Region 2, meron pong satellite office ang AXIS dyan sa may Maryland City Square, National Highway, Barangay Minante 1, Kawayan City, Isabela. Bukas po kami dyan Lunes hanggang Biyernes mula alas 8 hanggang alas 5 ng hapon. Uulitin po natin, Maryland City Square, National Highway, Barangay Minante 1, Kawayan City, Isabela. So kung kayo po ay malayo po dyan sa nasabi kong lugar o di naman po kaya ay wala pong pamasahe o mahihirapan pong lumuwas pa ng Maynila, maaari po kayo magmensahe sa aming official Facebook page para po maasistihan namin kayo sa inyong mga reklamo o tulong na nais nyo pong ipahatid kay Congresswoman Jocelyn Tulfo. So yan po ang aming official Facebook page, Cong Jocelyn Tulfo, na may blue checkmark po sa kanang bahagi. So sa ngayon, meron po tayong 175,000 followers. Meron po kami mga staff na sasagot po sa inyo at pakihintay na lamang po ang tawag o text mula po sa aming opisina para po maasistihan namin kayo sa inyong problema. Ngayon muli, papaalala lang din natin, Shari, wala po kaming hinihinging kabayaran. Hindi po nagme-message si Shari sa Facebook. Wala pong bayad, fee, or anything para po mapabilis ang inyong kaso o kung ano paman. Libre po lahat ng ino-offer ng AXIS party list sa aming opisina at wala po kaming hihingin na kapalit mula po sa inyo. Yun lang. Mm-hmm. And attorney, may nais po kayo clarify? Oo, yung doon sa mga nagtanong kanina kung ano yung kaso. Again, that's light physical injuries. Ano? Kasi si tatay, kung meron po siyang medical legal record or nagpa-check up naman po siya, kung less than 9 days or less ang kanyang pagpapa-hospital o kaya ang injury sa kanya, papasok po yun sa slight physical injuries. Ayun. Yun. And sasamahan naman po natin si tatay. Yes. At gayon din po, yung pulis po na nilereklamo. Ayan, mm-mm, para po makuhanan po sila ng panic. Okay. Okay. Si Ma'am Diana Rose... Opo, Ma'am, si Ma'am Diana Rose Salahes and si Edlyn Beltran, humihingi po sila ng tulong na mapanugot po, mm-mm, ang sasakyan po na nakabangga sa kanyang anak na, mm-mm, minor de edad. March 7 po nangyari, attorney, 1:15 po ng hapon sa may Barangay San Miguel, Pasig City. At meron tayong video at panoorin po natin. Okay. Ito po yung bata. Ilang taon na po ito, ma'am? Naku po! 7 years old, okay. Pero nakatayo po yung bata. Okay. Ano po ang, ayan, Nasagi. Nasagi, opo. Okay. Mabutit nakatayo po agad yung bata, opo. Sige, tingnan natin sa kabilang angle. Tatlo po ito, eh. Ayun, tatlo po, so yun naman siya na ano nung gulong. Kasi yun yung delikado, eh. Pag nagulungan ka na nung sasakyan. Opo. Mm-hmm. So, magandang hapon po. Sino po si Ma'am Diana? Okay. Magandang hapon po, Ma'am Diana. Kayo po ba yung nanay nung bata? Okay. Ma'am Diana, kamusta na po ang inyong anak ngayon? Pa? Ang inyo pong anak. Kamusta po? Okay. Mahina po ba ang pandinig? Mahina po yung pandinig Sige, ni nanay. Sige, Ma'am Edlyn, kayo na lang po muna yung kausapin ko. Kamusta po ang bata ngayon, ma'am? Medyo okay naman po siya. Ano po ba ang nangyari nung hapon na yun, ma'am? Bakit po sila nasa labas? Bale daw, inutusan po daw ng tita ko, yung mama niya. Tita ko po kasi yun eh. Ah, okay. Yung lola po nung bata, opo, inutusan po yung bata na ano pong gagawin? Na kukuha ng pera dun sa bahay. Mm-hmm. Tapos po, yun, pabalik na po yung bata. Yun na po yun. Okay. Tapos, hindi naman po agad siya nagreklamo kasi akala niya okay lang yung bata. Mm. Nung binibihisan niya na raw po, may umaray daw yung bata sa aray. Kasi kaya lang po, hindi niya na-picturean yun dito. Mm-hmm. Yun po, kaya niya po pinunta sa ospital. Ngayon po, ilang araw na po, kaya lang namin nakuha yung plate number po. Tinignan po namin sa CCTV, tapos lumapit po kami. Saan ba yun kayo lumapit? Sa may police na po.
Opo, kasi medyo may March 7 pa po. Base po sa inyong sinabi sa aming reporter, March 7 pa po ito nangyari. So ngayon po ay April 17 na. Opo. So kumbaga lagpas isang buwan na po ang nagaganap. Eh ngayon pa lamang po napunta sa ospital. Ano po ba ang sinabi sa kanya ng doktor? Ano daw sinabi sa inyong doktor? Ano po? Wala naman po, pero binigyan po niya ako ng mga certification po sa x-ray tsaka medical ng anak ko. Apo, ano po ang kumbaga, ano po ang nangyari doon sa bata nung siya po ay nabangga? Sabi po, okay naman po. Ang sa akin naman po kasi, nandun po lahat sa nandun kanya. Po sa labos. Okay, ano po ba ang nais niyo, ma'am? Sa akin naman po kasi, sabi ko po, kung maliit man o malaki yung damage yung nasagi ng kotse ng anak ko, sa akin, syempre, magulang po ako. Pinamedical ko po siya kahit po maliit lang yung bagay na naano sa kanya. Hmm. Pero wala, kumbaga, ang ibig ko pong sabihin, ma'am, wala pong permanente na nangyari sa kanya. Kumbaga, nagkapasa lang, ganun. Opo, kaya lang po, masakit lagi nga. No? Ang ano lang niya po kasi, ma'am, kaya daw siya lalapit dito kasi nga, hindi siya binigyan agad ng leksyon para daw hindi na makaano po ng iba pa. Ah, okay. Sige po. Ito po ay nangyari March 7. Makakausap ba natin yung driver or hindi din? Hindi po, attorney. Mm-mm. Pero nakuha po natin yung plaka. Okay. So okay. Ma'am, from the time na nagkaroon po ng insidente, hindi po tumigil yung driver. Ayun ang ibig niyong sabihin bilang nanay. Ano, hindi po tumigil yung driver para i-check kung ano po yung nangyari sa bata. Tama ba? Opo. So wala pong nag-contact sa inyo? Wala man lang nagdala sa kanya sa ospital para i-double check po kung ano nangyari? Opo. Okay. Opo. At ang driver po na... meron ba tayo ng detalye ng sasakyan? Okay, meron po, pero maaari rin pong i-ano na sa atin ni Paul. Okay, pwede ba natin? Okay, sige. Ang nasa linya natin, si Police, Senior Police Staff Sergeant Edwin Cruz ng Traffic Pasig PNP. Oo, okay. Siguro mas magandang siyang kausapin. Magandang hapon po, Police Sergeant or Staff Sergeant Edwin Cruz. Magandang tanghali po, ma'am. Magandang tanghali po rin po sa mga nakikinig na ngayong programa. Okay. Sir, nandito po sa aming tanggapan si Ma'am Diana Rose Celajes at Ma'am Edlyn Beltran. Sila po ang mga kaanak ng 6 na taong gulang na bata na nasangkot nga po sa isang isa pong sasakyan dyan sa inyong area. Nagkaroon po ba kayo, sir, ng investigasyon dito po sa nangyaring insidente o ito po ang first time nyo din na maririnig ito? Ma'am, after po nilang ma-verify yung plate number nung nakahit yung run po sa dyan po sa kanyang anak, agad po akong sumulat sa Land Transportation Office kung malaman po kung sino po ang mayari o registered owner po yan. At nung ma-verify po namin yung registered owner, ay pinadalan po namin siya ng invitation para po mag-debate now tungkol po doon sa aksidente. Okay. Matapos po nun, ma'am, hindi po siya nag-appear nung unang patawag dahil po bilang proseso, ipinatawag po uli namin sila. Mm-hmm. At ano po ang kanyang sagot, sir? Ma'am, hindi po nag-appear yung registered owner, kaya po sinabihan ko si ma'am yung pong nanay ng biktima na kumpletohin po yung mga dokumento na kakailangan namin upang makapagsampa po kami ng kaso sa Pasig City Prosecutor's Office. Okay. Sa ngayon po ba, sir, please inform us din po. Ano po ba? Sino po ba itong ating tinutukoy na sasakyan? Ma'am, actually, ma'am, bigla po yung tawag sa akin dito. Pero ma'am, nabigyan ko na po si ma'am ng kopya po ng registered owner na ipa-verify na rin po namin. Mm-hmm. At sabi ko po, pag nakumpleto na po yung medical certificate ng bata, dalhin din po yung bata rito at ipapail ko na po sa prosecutor's office. Ma'am, daladala na po niya, ma'am, yung ibang dokumento kasi po pinare-ready ko po yung final medical legal certificate po ng bata. Yes, sir. Opo, ano po ang inyong binabalak na ihaing reklamo laban po doon sa may-ari ng sasakyan? Ma'am, yun pong kasing violation ng Article 275 ng Revised Penal Code, yung abandonment of one's own victim, naka-ready na rin po rito. Hinihintay ko na lang po, ma'am, yung medical certificate. At yung reckless imprudence resulting to physical injuries po, ma'am. Okay, yun. Tama-tama po ang sinabi niyo, sir. Kasi nakita ko po dito, binabasa ko rin po, ngayon ko lang din nakita yung mga medical certificate, kagaya po ng inyong nabanggit na pinadala niyo po kina Ma'am Diana Rose, nakalagay po mismo na
pwede po na mag-surgery pa itong bata dahil nagkaroon po siya ng multiple physical injuries secondary to MVA. So yung pagkakabangga po, no, meron siyang abrasion at hematoma po sa kanyang paa. Tama ba? Sa kanyang tuhod. Opo. Okay. Sige po. So sa ngayon, Police Staff Sergeant Edwin Cruz, wala po talagang kahit anong kasagutan doon sa... Inaalarm ko po yung kanyang sasakyan. Mm-hmm. At ang sabi ko po diyan kay ma'am, kompletuhin lang po yung dokumento para po ma-file ko na po yung kaso. Sige po, sige po. Ayun naman pala, nakaagapay naman po pala ang ating traffic sa Pasig PNP para po mag-assist sa inyo. Maraming salamat po, Police Staff Sergeant Edwin Cruz, sa pagtanggap po ng aming tawag. At huwag niyo po ibaba ang telepono, makikipag-coordinate po kami sa inyo. Salamat po. Yes po, ma'am. Yes po. Opo. Ngayon, ma'am Diana. Sino nga po si... Ma'am Diana. Okay. Ma'am Diana, normal po ba na kayo po inuutusan niyo po ang inyong anak na 6 na taong gulang na tumawid-tawid po sa kalsada na mag-isa? Hindi po, bihira lang po kung sakaling ano lang po may ginagawa po ko. Kasi po yung mga anak ko po pag naglalaro po nasa bahay lang po tsaka sa tapat namin. Uh-oh. Kasi po yung kalsada na pinangyarihan, delikado po talaga doon kasi pa-cross po talaga yung daan. Ayun nga po. Actually, yun po ang susunod ko sanang sasabihin. Kasi tama naman po kayo, meron din naman po talagang pananagutan yung driver. At sinabi nga din po ni Police Staff Sergeant kanina, inabandon na po niya yung kanyang nasaktan. Hindi man lang siya bumaba ng sasakyan para tignan kung ano po ang nangyari. Hindi po ba? Hindi man lang naghanap ng magulang o nagsabi sa police. Ngunit, sa inyo din pong parte, bilang kayo po ang magulang, ma'am, at minor de edad po ang inyong anak, alam nyo na po na delikado yung lugar na yon, marami pong mga aksidente at marami pong sasakyan na dumadaan. Dapat po, iba yung ingat din po. Hindi po ba? Bilang kayo po ang mga magulang, ma'am, kayo po ang dapat nag-oversee sa inyong mga anak, pangangalaga, kasama po dyan yung hindi nyo sila uutusan na tumawid ng kalsada na walang kasama. Hindi ba? 6 years old. 6 years old. Kasama yung ma'am, parang may mas maliit pa nga siyang kasama eh. Kapatid. Sino po yun, ma'am? Hindi naman po kasi, ma'am. Kapatid? Ma'am, kaya po dun po kasi dumaan yung anak ko. Kasi po, di ba, pa-cross po yung daan. Nagarito po kami. Tapos dito naman sa kabilang kalsada, yung mama ko. Eh, dun po siya sa kabila nakatira. Dun po siya galing sa bahay na mama ko muna. Oh. Inutusan papunta sa bahay namin. Oh. May pinakuha. Tapos yun yung pagbalik niya po. Yun oh, di mas delikado pa, ma'am. Kasi ibig sabihin, 2 beses siyang patawid-tawid sa kalsada. Hindi ba? Ilan taon na po yung kasama niya, ma'am? Ilan taon po? Yung kasama niyang kapatid? Mas bata po. Hindi po niya kapatid yung isa. Kapitbahay po. Kapitbahay. Ah, kapitbahay. So, kapitbahay. Pero mukhang mas bata, no, ma'am. Kami naman po dito, tutulong po kami, wala pong problema dyan. Kung meron po talagang dapat managot, pananagutin po natin. Okay? Pero, ayan, makikita nyo ma'am, napakaliit po ng mga batang tumatakbo. Si Kipo. Ayan no, mas bata pa po yung isa. So, alam nyo na po na marami pong mga sasakyan na dumadaan. Buti na lang din po at hindi naman po napuruhan masyado. Pero, sana po sa susunod, kung kayo po ay may inuutos sa mga anak ninyo, pasamahan nyo na lang din po sa nakatatanda. Hindi po ba? Kasi 6 years old, biruin nyo, patatawarin nyo, napaka-delikadong daan. Hindi ba? So, doon naman po sa ating nakabanggang driver, meron po ba kayong impormasyon, ma'am, kung sino po yung driver at ano po yung sasakyan na nakabangga? Yung andito po. Sige po, basahin nyo po, ma'am, kung ano po yung nakalang. Basahin mo. Mm-mm. Sino po yung driver na ating tinutukoy, ma'am? Para po alam natin. At baka nanonood din po siya, at least malaman po niya na meron po nangyari doon sa kanyang nabangga. Nandiyan. Yung galing sa LTO. Mm-mm. Ito po. Sige po. Ayusin niyo na lang yung papeles ni ma'am. Ikaw na. Ano pong pangalan, ma'am? Sige po. Ma'am, basahin na kasi. Basahin mo na. Okay. Sige ma'am, ma'am Evelyn, Edlin, kayo na lang po magbasa. Basahin niyo po. Sige po. Babasahin mo natin para alam niyo. Plate number NHJ5072. File number 13248780. Sino po ang registered vehicle, ma'am? Registered owner, TFSHPH Listo Ryan Sistine Rodriguez. Okay. Address. Okay, wag na po yung address kasi hindi na po natin alam kung doon pa po ang kanyang address. So, meron po tayong
registered vehicle dito po sa Toyota Innova NHJ5072. Mula po ito sa LTO, ma'am, no? Opo. Tama po. Nakarehistro po ito kay Sir Ryan Cestina Rodriguez. Ngayon, hindi po tayo sigurado sa driver, tama ba? Hindi po tayo sigurado kung siya yung nagmamaneho. Sabi po kasi sa logbook ng pinanggalingan niyang village, nandun po yung pangalan niya sa logbook kasi nakuha po sa lisensya niya nung pumasok po siya doon. Ryan Rodriguez po, Grab driver. Okay, siguro i-verify na lang din po natin ito doon po sa ating investigador kay Sir Edwin Cruz kasi ongoing po ang investigation natin. Pero kami po ay nananawagan kay Sir Ryan Cestina Rodriguez, siya po ay may plakang NHJ5072 kasi kahit hindi man po siya yung nagmamaneho bilang siya po yung registered owner nung sasakyan, meron pa rin po siyang liability kung meron pong nasagasaan o meron pong naagrabyado, kumbawa property po ang nasira, meron pa rin po siyang liability under po sa ating batas. So para po doon kay Sir Ryan Cestina Rodriguez, kung kayo po ay nanonood at nais niyo pong linawin din ang inyong side, maaari po kayong lumapit dito sa Wanted sa radyo. At kausapin din po natin siguro yung chairman or chairwoman ng Barangay Bel Air Makati, si Ma'am Cynthia Cervantes, para malinawan din po tayo ano po ang nangyari doon sa buong sitwasyon na yun. Ano. Magandang hapon po, Ma'am Cervantes. Yes, good afternoon. Yes, good afternoon, Ma'am. Ma'am, meron po tayo dito ang mga complainants, si Ma'am Diana Rose at si Ma'am Edlyn, na nasagasaan nga po or nabangga po, parang nahagip ng isang Toyota Innova na sasakyan ang kanila pong kamag-anak na 6 years old. Baka meron po kayong ibang maibibigay na impormasyon sa amin, ma'am, kasi sa kasalukuyan po ay hindi po nakikipag-coordinate, hindi pa po mahanap itong driver ng Toyota Innova na ito. Opo. Well, it's sad that yung bata ay napinsala dahil sa pagmamaneho ni Ryan Rodriguez. Mm-hmm. But what I did was, when I heard that the address is GT Tower, that is within our jurisdiction dahil that falls under Barangay Bel Air, that building. So we got in touch with the property owner to find out, dahil yung address nga na ginamit is within our barangay. Mm-hmm. So ang office na ito is a financing for cars. No, mostly Toyota, and according to them, it is kasi nagduda ako kung address ito ng residence kasi GT Towers is a commercial building. Yes. Walang residence doon. Kaya right away alam ko na commercial ito. So sabi ko, hindi natin alam kung nagpunta lang siya doon for to transact the business or he actually holds office there. So ang sabi naman ng property manager, ganun nga, it is financing for cars. Therefore, ang siguro ang possibility is that since nandyan pa yung name niya, hindi pa totally paid ang kotse na nakabangga. So they still have his name there and he is still under being collected siguro for the payment of the car. But according to the Toyota, no, meron silang legal office that can look for him and make sure that you are able to find him, yung magsasampa ng kaso. So there's a way of finding out where this Ryan Rodriguez resides. Okay. And the record will be with that office. Okay, perfect. Maraming salamat po, Chairwoman Cervantes, sa inyo pong impormasyon na ibinigay. Ano? May I know, ma'am, kung meron na pong nakipag-coordinate sa inyo mula po sa ating Pasig PNP? Wala pa. Sige po, siguro maganda po, ma'am, na maibigay din natin yung impormasyon na yan sa atin pong investigador. Kanina po nakausap po namin si Police Staff Sergeant Edwin Cruz para po mabigyan din sila ng impormasyon kung saan po maaring makipag-coordinate para mahanap po itong si Sir Ryan Rodriguez. Pwede ko ibigay yung number nung property manager ng building. Sige and po. Then he will be able to give all the information that the officer will want to know.
Mm. At of course, sasabihan din po namin ang mga kapulisan, ma'am, na sa inyo po mismo, dyan po sa Barangay Bel Air, makipag-coordinate since dyan po naka-address ito pong registered owner natin. In any case, Chairwoman Cynthia Cervantes, kami po ay lubos na nagpapasalamat mula po dito sa Wanted sa Radyo, no? Sa agaran yung pag-action, ma'am, at sa inyo pong initiative. Kung baga, tingnan mo si Chairwoman mismo, siya ang nag-top. Siya ang nag-investiga. Oo, oh, yun nga eh. Siya ang nag-investiga. Kawawa naman yung bata. Matulog naman sa kami. Yun nga po. And it's a big help sa kanila, si Chairwoman Cervantes, kasi at least malolocate po natin ng mas maigi itong si Sir Ryan Rodriguez sa tulong so, po ninyo. So, ano, si Officer Hawk can call me anytime. Mm-hmm. I will give him the contact number and the contact person of whom he can get in touch with. Alright. Sige po. Maraming salamat Thank po ulit. Thank you rin po. Thank you so much, Chairwoman Cervantes. Siya po ang Chairwoman ng Barangay Bel Air, Makati City. So yun, ma'am, narinig naman po natin ano mula po kay Police Staff Sergeant Edwin Cruz kanina at kay Chairwoman Cervantes. Hahanapin po natin itong si Sir Ryan Rodriguez para po matulungan na tayo doon po sa inyong gastusin, unang-una sa lahat. At kung meron po siyang pananagutan, eh dapat harapin din po niya yun. Sinabi naman na rin po ng ating kapulisan kanina na nakompleto niyo na po yung dokumento, maaari na po rin kayong maghain ng reklamo laban sa kanya. At siguro, mas maganda iakyat na rin natin to doon sa police colonel, sa kanila pong chief of police sa Pasig City. Kasi kung hindi po umuusad yung kaso ng mabilis, eh mas maganda eh makausap na natin yung kanilang hepe. Hindi po ba? So, good afternoon po, Police Colonel Salarino Sacro. Yes, ma'am. Magandang hapon po, ma'am. Ayun. Good afternoon, sir. Sir, meron po tayong mga complainants dito at meron pong insidente nangyari dyan sa Pasig kung saan yung kanila pong kaanak ay nabangga or nahagip po ng isang Toyota Innova dyan po sa Pasig City. Ayon po sa inyo, investigador kanina na si Police Staff Sergeant Edwin Cruz ay napag-imbestigahan na po nila yung insidente, hinanap na po nila itong si Sir Ryan Rodriguez. Pero sa tulong po ng chairwoman ng Bel Air Makati, Barangay Bel Air Makati, na natuntun po natin, sir, kung sino po yung nagmamay-ari nung tinitirhan or nung nakaregister po na address nitong taong ito. Maari po ba, Police Colonel Sacro, na makipag-coordinate ang inyong opisina sa atin pong chairwoman dyan po sa Barangay Bel Air Makati City? Opo, ma'am. At, ang kagandahan nun, ma'am, ay nakuha na natin po yung pangalan ng owner na sasakyan ko at madali na po natin itong ma-coordinate, ma'am. Mm-hmm. Ayan, ma'am, matasan ko po yung investigador natin, ma'am, na magipag-coordinate doon sa barangay man at para makausap po yung registered owner po, ma'am, ng sasakyan ko, ma'am, para matulungan agad natin yung biktima po, ma'am. Okay. Sige po. At may nabanggit din po si Chairwoman Cervantes kanina na yung legal officer din po ng nung brand po ng sasakyan na yon ay willing din pong tumulong sa paghahanap. So siguro, sir, maaari din po kayo makipag-coordinate sa kanila para po mas mabilis po ninyong matunton ang ginalalagyan ni Sir Ryan Rodriguez. Ayos, ma'am. Salamat po, ma'am. At gagawin po natin, ma'am. Akagandahan nito, ma'am, dahil mayroong gustong tulungan po tayo para ma-resolve agad ito yung hit and run case po, ma'am. Oo. Tapos finally siguro, Police Colonel Sacro, no? Kasi nabanggit po nila Ma'am Diana Rose kanina at Ma'am Edlyn na yung area daw po na iyon, saan bang banda ito, ma'am? Sa Grand Monaco po. Sa anong barangay po? San Miguel po. Barangay San Miguel po sa Pasig. Inaksyonan na po yun ng kapitan namin. Oo. Baka naman po, sir, matulungan nyo din po sila na magkaroon po ng, kung maglagay man lang po ng enforcer doon para hindi na po nagkakaroon ng gantong insidente kasi hindi daw po ito first time. Kumbaga, kilala po yung lugar na yon na marami pong naa-aksidente or nahahagip dahil nga marami daw pong sasakyan. So, maaari po bang aksyonan ito ng ating Pasig City Police? Yes, ma'am. Makipag-coordinate po tayo sa barangay, ma'am. At kung kaya nilang lagyan, ma'am, ng CCTV, papalagyan po natin, ma'am. Mas at, maganda. Kung kaya, ma'am, kung marami silang barangay security force, papalagyan po natin doon, ma'am, para ma-monitor po natin, ma'am, yung lugar na sinasabi po nila ni ma'am na pinangyarihan po sa insidente po. Okay, sige. Napaka laking tulong po niya na Police Colonel Sacro at maraming salamat din po sa inyong pagsagot sa aming tawag ngayong hapon. Again, maraming salamat Police Colonel Salarino Sacro. Siya po ang Chief of Police ng Pasig City PNP. So yun, ma'am. Thank you po, ma'am. Wala pong anuman po, ma'am. Sige po, salamat po. So ma'am Diana,
siguro pakirelay na lang, ma'am, ano, kasi medyo mahina nga po ang kanyang pandinig. Ma'am Edlyn, narinig naman po natin ang atin pong kapulisan, barangay, pati po si barangay chairwoman, alayo po no, ng, ng barangay Bel Air Makati City, ay nakikitulong din po sa inyo para po matuntun itong driver ng sasakyan na nakahagip po sa inyong pamangkin. So, wag na po kayo mag-alala. Tutulungan po namin kayo na maghain ng reklamo. Pasasamahan din po namin kayo sa PNP, ma'am, para maisampa na po yung reklamo laban dito kay Sir Ryan Rodriguez. At kung siya naman po ay magre-reach out sa inyo, mas maigi. Kung meron po siyang may offer sa inyo na tulong dahil nagpa-hospital din po kayo doon sa bata. At bukas din po ang wanted sa radyo sa panig din naman po ni Sir Ryan Rodriguez. Ayun. Okay. Nanay, wag po natin pabayaan yung mga bata, ha? Mm-hmm. Okay, kahit pa utusan mo kung saan-saan, wag na po. Okay? Ano po yung kapitan po namin na nag-ano na po na maglalagay na po ng tao doon kasi marami na po talaga doon. Oo, pero na, ano yun na nga, mami, marami nang ganun, inutusan pa. So, pati yung kapitbahay niyo, ma'am, kung sino sabihan man, na po yung sino man po yung nanay ng mga bata na nandun, ma'am, sabihan na lang din po sana. Mm-hmm. Kasi hindi rin po maganda, 6 na taong gulang lang po yun. Inuutusan po, tas patawid-tawid po. Hindi rin po maganda. Or kung ganun man, may kasama na lang na matanda. Kasi mga bata po yan, mami, ha? Kahit ano pang ginagawa nyo, kahit gano'n po kayo kabisi, please lang po, unahin po natin yung kapakanan po ng bata. Tama. Okay? Sige po. Ma'am, kausapin po namin kayo sa likod. Sige po. Salamat po. Salamat po. Thank you. Magandang hapon po. Okay. At news break muna po tayo, attorney. At magbabalik po ang wanted sa radyo, mga kapatid. At ang oras natin ay 3:16 po ng hapon. At ang oras po ay hatid po sa atin ng Orofan. Kung bibili po kayo ng home appliances, Orofan po dapat ang nasa una nating listahan. And Federal Tires, maaari po kayong tumawag sa 877-200-00 para mahanap po ang pinakamalapit na federal na tindahan. Diyan lamang po kayo at magbabalik po ang wanted sa radyo. Pinaniniwalaan, pinagkakatiwalaan, pinaninindigan. 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songaria Cyanomorium at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust, 70 pesos per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan. Natadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang Family Rubbing Alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Mga ka-true! May bago na tayong kaaaliwan tuwing hapon sa 92.3 True FM! Hindi kailangang super genius, basta twice ka lang sa pang-araw-araw na buhay. Yakang-yaka mo ito! Makisaya at magpakitang gilas na! Abangan sa aming Facebook page para sa mga karagdagang detalye. Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songaria Cyanomorium at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust, 70 pesos per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Maging handa para sa El Nino. Gumamit ng water-efficient gadgets tulad ng high-pressure, low-volume hose at showerhead, faucet o gripo na may aerator at double-flush toilets. Maging handa sa panahon ng tagtuyot. Ang El Nino Advisory ay mula sa Pag-asa at Radyo 5, True FM. Dito tayo sa totoo.
Ipagsigawan ang pinagdadaanan. Why hold back? Kung makakagaan naman ang kalooban. Si Nora, sabi niya, shout out sa sarili ko. Naku, kailangan kong bigyan ng lakas ang sarili ko kasi pagod na pagod na pagod na ako. Sabihin na yan sa inyong chika tita, Laila Chikadora. Kaya kayo mga bagets kayo ha, makinig kayo kay Tita L, makinig kayo kay Tita Laila. Yung mga nanay nyo, mahalin nyo yan ha. Shout out! Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9:30 ng gabi. Para sa mga mensaheng kailangang ipagsigawan, mag-shoutout na sa 92.3 True FM. Bawat tao may pagsubok. Dahil pag hindi naman hindi lasing yung lalaki, aba, napakabait. Ay, totoo naman, mayroong ganyan. Oh, parang maamong butike yung lalaki. Bawat problema, may solusyon. Kailangan mabuhay tayo sa ating kakayanan. Hindi natin po pwedeng yakapin ang isang malaking puno nang hindi natin mapag-aabot ang ating dalawang kamay. Bawat mali, may leksyon. Ang nagmamahal sa kanyang mga magulang nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Dr. Love. Dr. Love. Sa hirap ng buhay natin, mga kapatid, nauunawaan natin na may mga tao talagang nasisira sa kinang ng salapi. Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 hanggang alas 11 ng gabi. Mukhang may problema itong si Monica. Parang nag-aanap siya ng atensyon, nag-aanap siya ng pagmamahal na hindi niya nakukuha sa nanay niya. Hindi niya mahanap sa kay Aling Alejandra. Dahil sa iba niya po hinanap. Pakinggan ang nag-iisang pananaw ni Brother Jun Banaag. Wala kang galang sa magulang mo kahit ang sama ng magulang mo. Siyam na buwan kanyang inalagaan sa tiyan niya. Hindi kanya pinatay, kambing ka. For your nightly prescription of wisdom, faith, hope. Ang role ng babae sa buhay natin is to inspire us. Dr. Love. Dr. Love. Sa Radyo 5, True FM. Orig siyang idol. Walang humpay sa pagtulong. Walang sablay sa pagbibigay. Lapitan, pilahan, hingahan, iyakan, asahan. Hindi kanya tatalikuran. Mas astig sa pagbibigay ng pag-asa. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Idol. Senator Raffy Tulfo sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Broadcasting from the Radyo 5 Studios in Reliance Street, Mandaluyong City. 25,000 watts of Senator Raffy Tulfo sa 92.3 Radyo 5 True FM. True FM. Dito tayo sa totoo. Wanted. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. 22 po ng hapon at nagbabalik pong Wanted sa radyo. And again mga kapatid, ang nais lang din po natin na of course sa mga hindi pa po nakakaalam mga kapatid, pwede po ninyong i-follow or i-like ang official Facebook page po ni Congresswoman Jocelyn Tulfo. Mm-hmm. Ayan po, nasa screen po natin, naka-white Filipiniana po si Kong Jocelyn. Yes, so may blue check mark po yan sa kanang bahagi ng kanyang pangalan. Aba, yung iba kasi may nakikita ko, Shari, ang dami ng Kong Jocelyn Tulfo na lumalabas pag sinerch mo sa Facebook. Please, please lang po sa atin pong mga manonood at atin pong mga nakasubaybay sa radyo. Ano, kung meron po kayong kakilala na kumakausap po sa isang Kong Jocelyn Tulfo na wala pong blue check mark sa kanyang pangalan, i-report nyo po sa amin para ma-report din po namin. Ano, iisa lamang po ang official Facebook page ni Congresswoman Jocelyn Tulfo. Yan lang pong naka-flash sa inyong screen. At of course, wala po kaming hihingin na kahit anong kapalit po sa lahat po ng aming serbisyong ino-offer. At para naman po sa ating mga kababayang OFWs, maaari po kayong tumawag sa amin pong OFW hotline. Yan po, Axis OFW hotline 0282939209. At tumawag, mag-text, mag-WhatsApp po sa aming cellphone number 0917-899-5000. Ayan. At alam mo ba, Shari, nung nakaraan lang, kasi ang dami talaga nag-WhatsApp, nagulat niya ako. Sabi,
sabi sa akin ng isang staff, Tony, dami po nag-WhatsApp sa amin ngayon. Sabi ko, nako. Sabog ang notifications ng WhatsApp. Ang daming notification ng WhatsApp ngayon. Pero ayan kasi talaga yung primary na ginagamit ng ating mga OFW pag nasa abroad, lalong-lalo na yung mga... Wala po ata kasing messenger. Bawal ata ang messenger sa Middle East, kung tama ang tanda ko. No? So WhatsApp talaga ang ginagamit. Ang kagandahan naman po nun, kami naman po, dahil cellphone, hawak namin yan, nasasagot po namin agad yung mga nagme-message sa amin sa WhatsApp. At ito nga lang, no, nakaraan, may nakauwi na naman po tayong kababayang OFW. Ang kaso naman niya eh, kinasuhan naman siya nung amo niya doon. Mm-hmm. So, 4 buwan yata siyang hindi na pasweldo, tapos nakakulong din doon. Eh, at least natulungan po natin sa tulong po, of course, ng ating OWA at ng iba pa pong ahensya ng pamahalaan. Nakipag-coordinate po ang aming opisina sa ACCIS para po makauwi na po ang ating kababayan. So, muli, kung kayo po ay mga may kakilala o kamag-anak po na OFW na meron pong pinagdadaanan sa ibang bansa, nais na pong makabalik ng Pilipinas or nakasuhan po, kagaya po ng isang kaso na aming hinandal. Kami po sa ACCIS Party List ay tumutulong po sa lahat po ng ating mga OFW. At kung meron din po kayong mga hinaing or complaints bukod po sa mga OFWs, maaari po kayong lumapit sa aming opisina. At bukas po ito para po sa lahat. Ayan. Sa katunayan po dyan, attorney, mga kapatid, babiyahin na po yung ating reporter ng Rafi Tulfa in Action, pagawi po ng Isabela para po tulungan. Of course, yung mga inere natin nung isang araw, yes, yung 4 na humingi ng tulong sa ACCIS Isabela. Mm-mm. Sa mga nais pong humingi ng tulong, lalo na po sa mga nasa Region 2, mm-mm, open po ang ACCIS Satellite Office dyan po sa may Isabela. Ayan po mga kapatid, at yung mga staff po dyan, ayan po, ay nakikipag-coordinate din po sa mga staff po dito sa TV5 Mandaluyong. Ayan, so... Trained na din natin yan, attorney. Yes. Trained po ng wanted sa radio staff, yung mga staff po natin sa ACCIS Satellite Office dyan po sa Isabela. Ayan, okay. Nais ko lang batiin yung OFW na naka-uwi. Hi, good afternoon po and happy viewing kay Ma'am Rachel Dasaa Turirit. At kami po sa ACCIS ay lubos na natutuwa po sa inyong pagbabalik sa Pilipinas. Magandang hapon po sa inyong panonood. Yun. Okay, maraming salamat po and happy viewing po sa lahat po na nakamonitor sa YouTube and Facebook Live. Mm-hmm. Ayan, okay. Si Ma'am Generosa Kamot. At humihingi po siya ng tulong ang kanyang nanay na avid fan daw po kaya talaga ng Wanted sa radyo. Mukhang nagpupuyat si nanay, kakanood din ng Wanted sa radyo at narating po yung Action YouTube. Nanay, no? Yes. Si nanay po, attorney Pao, sorry. si nanay Generosa po, attorney, nangangailangan daw po ng wheelchair. Okay. Yun lang po ang tanging lambing niya sa ating programa. At meron tayong video ni nanay Teofila Kamot. Panoorin po natin. Ay, si nanay. Si nanay po ay 99 years old na po. Naku, malakas pa si nanay. At nakikita talaga na nanonood talaga siya ng Wanted sa radyo. Nakakatawa naman si nanay. Ayun, 99 years old na po siya. Nood ka ng Tulfa, ma? Ay, asan na? Ay, nawala. Nawala. Oo, oh, nood daw siya ng Tulfa. O, mukha naman nanonood talaga si nanay. Kitang-kita naman. Live na nanonood si nanay. Nay Generosa, magandang hapon po. Ano, at maraming salamat po sa pagpunta at pagtutok sa amin dito sa Wanted sa Radyo. Si Nanay Teofila po, simula kailan pa po siya nanonood kay Idol Rafi dito sa Wanted sa Radyo? Simula nung, binigyan ko siya ng cellphone. Ah, so mga gano'n na po katagal? Mga 1 year na po. Oh, okay. So ever since, ma'am, talaga pong tumututok ba si nanay? Opo, sa TikTok siya nagpa-follow kasi... pipindutin lang niya yon, sinisiting lang namin, ito yung pindutin mo. Nakakatawa naman si nanay, no? Peki! Oo, napakatay. Ako hindi marunong mag-TikTok. Nakakatawa naman po ang nanay niyo, ma'am. So, si Nanay Teofila po ngayon, sino po nag-aalaga sa kanya, ma'am? Nandun yung kapatid ko ngayon kasi nakitira lang kami doon. Mm-hmm. Ang nangupahan doon, yung pamangking ko. Mm-hmm. Anak siya ng kapatid ko. Mm-hmm. Tapos yung kapatid ko na yon, yun din ang nagbabantay ngayon doon sa kanya. Bakit daw po gustong-gusto ni Nanay Teofila na panoorin si Idol Rafi, ma'am, sa senator? Ang dami daw natutulungan. Tapos mga may nag-aaway na pamilya. Mm-mm.
tapos sasabihin niya sa amin, oh ayan, nag-aaway ang pamilya, hindi maganda. So, may nagsasabihan ni Kay ng sarili niyong nanay. Malinaw pa isip niya. Mukha nga po ma'am, kasi kanina nga eh, nakikita natin si nanay na siya pa yung pumipindot mismo doon sa kanyang cellphone. At marunong siya mag-TikTok. Opo. Oo. So, si ma'am, nanay Chapila po ba ngayon ma'am? Wala naman pong iniindang karamdaman. Meron siyang karamdaman po. Mm-hmm. Ang suggestion sa amin doon sa... Ano ba 'yon yung doktor ng tainga at saka kasi ENT nabingi po, siya. Mm-hmm. Nabingi ENT. Siya. Mm-hmm. Sinick up siya doon. Mayroon siyang maintenance monthly ng vitamin sa ang diagnosis sa kanya ay brain nerves trigger. Mm-hmm. Kaya gumagalaw yung bibig niya, kamay at saka paa. Okay. Tapos sabi niya, sana makuha na raw niya yung pensyon mm-hmm. sa senior. Mm-hmm. Kasi 1 year na siyang lumipat dyan sa Antipolo. Mm. Ang sabi sa akin, pag pumunta ako sa USCA, antayin daw na may mamatay na senior bago ipasok ng mama ko sa slot. Ah, bakit ganun? I-transfer siya eh. Galing sa Bohol, tumatanggap siya. Mm-hmm. Pag-transfer namin sa Angono, 1 year na wala pa din. Mag-antay mm-hmm. daw na may mamatay na senior. Oo, siguro, Nay, ang gawin natin na Rosa, kausapin mismo natin yung, although off-air na po, ngayon natin kausapin natin yung taga-Antipolo, OSCA, opo. Tama ba? Opo. Para po makausap natin. Senior citizen. Oo, para makausap natin tungkol po sa kanyang benepisyo. Pero yung doon po sa wheelchair, Nay, sa kasalukuyan po ba may wheelchair po na gamit si Nanay or wala po talaga siyang gamit? Wala po, tungkod lang. Oh, so ngayon kailangan... Ay, si Nanay! Ito yun eh. Ay! Ayun, si Nanay! Magandang hapon po, Nay Chupila! Hapon daw la. Nay! Ayun. Hello, Nay! Hello, Nay! Hello! Nay, magandang hapon po. Si Shari po ito, Nanay. Kasama ko po si Attorney Pau Cruz, Nay. Ha? Nay! Nakakatawa naman. Hello, Nay! Hello, Nay! Kamusta po kayo? Bingi, mangong kumba, bingi. Ah, nabingi si Nay, ano pong mensahe nyo kay Idol? Senator Raffy po. Senator Raffy Tulfo, ano pong mensahe nyo sa kanya? Ano daw mensahe mo kay Sir Raffy Tulfo? Ano daw mensahe mo? Okay. Anong masasabi mo or ano? Anong gusto mong sabihin? Magpag-aawa ako, matulungan, mabuhay-buhay pa yung kaon ko. Ah, okay. Ano po ba ang 10 probinsya galing si Nanay? Sa Bohol po. Ah, okay. Ano ba ang sa Bohol? Bisaya po. Bisaya po. Then, okay. So, Nay, nanonood po kasi si Senator Raffy Tulfo ngayon. Baka meron po kayong nais sabihin sa kanya. Of course, tutulungan po natin si Nanay Chofila na mabigyan po ng wheelchair. Ano, opo. Nanay Generosa. So, huwag niyo na pong... alalahanin yun para matulungan din po kayo na makagalaw po siya. Opo, gusto daw niya mamasyal eh. Saan po niya gustong mamasyal? Sa malamig daw. Nako, sa malamig. Saan kayo? Sa Robinson Place. Sa mall pala. Kala ko po kung saan malamig yan. Sa Robinson's Place po, sa Antipolo. Opo. Opo, malapit po ba kayo dun, ma'am? Ano po, medyo. Ah, okay. Nanay! Gusto mo ba na pumunta sa Robinsons? Robinsons, Nay. Robinson. Nay, sa mall. Sa mall. Sa mall daw. Punta po. Magpasyal tayo doon, Nay. Pasyal. Oo daw. natuwa din si Nanay. Sige po, Nay. Yan, Nanay Tefila, magbibigay po ang... Ano daw po, Nay? Ano daw po, Ma? Ulitin, Ma. Ano daw sabi niyo po? Anong sabi ni? Ano daw sabi mo? Anong sabi? Anong masasabi mo kasi... Ma, Ma, nandito na ako kay si Raffy Tulfo, kay idol mo. Sa Diyos niya. Kalayaan kayo dyan. Matulong ka mo sa mga mahirap.
Parang nagpapasalamat. Tama ba? Nagpapasalamat. Ang sabi niya, nagpapasalamat siya kasi marunong daw si Sir Rafi tumulong sa mahihirap. Okay. Maraming, tawaan daw ng Diyos. Okay. Maraming salamat din po, Nay, no? Mula po sa aming tanggapan sa Wanted sa radyo. Maraming salamat sa inyo. Nakakatawa naman si Nanay. Maawaan niyo sa inyong lahat. Makatulong kayo sa akin. Okay. Maraming salamat po, Nanay. At kayo po ay talagang tumututok kay Senator Rafi Tulfo dito po sa Wanted sa Radyo. Si Nanay po ba ay nangangailangan po ng gatas? O ano po ba ang kanyang mga pangalaman? May monthly po siyang ano po, vitamin sa utak. Vitamins. Sige, ma'am. Bukod po sa vitamins, ano pa po ang kanyang pangailangan? Kasi kagaya po na sinabi ko kanina, nanonood po si Senator Rafi ngayon. Baka po mapakinggan po ang inyong pangailangan. Pambili ng mga pagkain niya kasi mapili na siya. Ano po bang kinakain ni Nanay? Malalambot. Gatas po. Lugaw, mga ganun po. Ano, gatas. Nagkakape din siya. Aba, nagkakape siya. Ang gago na. Oo nga eh, nagtitiktok, nagkakape si Nanay, nag-YouTube pa siya, nakakatawa. Ano pa po, ano po po? Gulay? Yung malalambot, yung mga prutas na malambot, yun po. Basta lahat siguro basta malalambot lang po. Niya. Sige na, ganito po, Nanay Generosa. Kagaya po ng sinabi ko kanina, ang access party list po si Senator Rafi ay magbibigay po ng wheelchair para salamat po kay po. Nanay Jafila, no, para matulungan po siyang pumunta sa mall. Opo. At kung ano po yung pangangailangan niyo, ma'am, kagaya po na nasabi niyo, yung malalambot na pagkain at vitamins po na kailangan ni Nanay, i-discuss natin, ma'am, kung ano-ano po yun para mailista po natin at baka po matulungan tayo ni Senator Rafi at of course ni Congresswoman Jocelyn Tulfo din po. Salamat din po. Opo. Sige po. Nay, baka meron kayong mensahe kay Senator Rafi Tulfo ngayon. Ang masasabi ko lang po, alam ko na kaya niyang tulungan ang mama ko. Mm-mm. Lalo na yung paglakad doon sa sentinel niya. Mm-mm. Na isadmit naman ng ano na, yung lahat ng hiningi ng ng USCA na ibigay na namin. Tapos sa anong office, sa ang LGU po yan, ma'am? Sa Antipolo. Sa Antipolo po. Sige po, ma'am. Mm-mm. Tapos yung pension niya monthly na itawag na po natin. Ayun. Opo, naitawag na po natin. Habang nag-uusap tayo, ma'am, nakausap na po ng staff po natin. Okay po. Okay. Tapos na, ma'am, natawagan na po agad. Nakita niyo, ma'am, sa Wanted sa radyo agad-agad na hindi pa kayo nagsasabi na tawagan na po namin. Opo. Nabigyan na po agad ng solusyon at gagawan na po ng paraan ng ating CSWD diyan sa Antipolo. Salamat sa Diyos. Ang inyo pong sitwasyon, ma'am. Opo. Ha? So, huwag niyo na pong alalahanin 'yon, ma'am, at kami na pong bahala. Nandito naman po si Senator Rafi at ang Wanted sa radyo na kaagabay sa inyo. At of course, ang CIS party list, opo, ma'am. Okay. Kasi ako, nag-aalala talaga ako kasi ako yung kanang kamay niya. Mm-mm. Naglalakad palagi sa papilirap din ako. Opo. Mm-hmm. Yun, ma'am. Opo, wala naman pong problema, ma'am. Mm-hmm. At hindi lang pati, ma'am, sa OSCA, inilalapit na rin po na ito sa CSWD po, yes, ng Antipolo para po kung may maitutulong po ang LGU po ng Antipolo, mm-hmm, gagawin po natin para po kay Nanay. Okay po? Sabi kasi ng mama ko, baka mamatay ako. Hindi pa yan, ma'am. Hindi po. Huwag nating isipin, ma'am, na malakas pa si Nanay. Nagtitiktok si Nanay Jopila, oh. Mm-hmm. Talagang kailangan na maabutan pa niya yung kanya pong pension. So, huwag niyo na pong alalahanin yun, ma'am, ha? At mm-hmm, kami po ay natutuwa na makakapagbigay tulong din po, opo, kami sa inyo ni Nanay Jofila. Maraming din kasi ako magsuporta din kasi, opo, hindi rin ako masyadong nag-ano sa mga buhay. Kausapin namin kayo, madam. Kausap na po ng mga staff ngayon, ma'am, yung OSCA po, para po maibigay niyo po sa kanila lahat, yes, po ng detalye. Okay, ma'am? Salamat marami, ng marami, marami po. Salamat po. Salamat po. At of course, maraming salamat, Night Yofila. Salamat po sa panonood at maraming salamat, Nay, ha? Palakas ka, Nay. Abot sa langit ang kalipay ko. Abot sa langit daw yung tuwa niya. Okay. Nasaya kami, ma'am, na masaya kayo. Maraming salamat po, Nanay Jopila, at magandang hapon po. Salamat po. Salamat po, Nay. Si Nanay Jopila Camot, 99 years old na siya.
Di, pero ima si nanay. Ako hindi ko ina-expect. Pwede mo mong inadad one ka pa siya. Wag. Ayoko. Pwede ko na naisip. Thank you. Oh, pero nakakatuwa si nanay Jofila kasi nagtitik. Marunong ba siya mag-ano? Text sabi si nanay. Opo. Mm-hmm. Ayan. Si nanay Jofila Kamot. 99 years old na po siya. Ayan. Na-miss ko lang ang aking nanay. Mm-hmm. Ang aking lola. Ang aking lola. Thank you, nanay. Thank you po. Opo. Okay. Ito po si Ma'am Feliciana Villadores. Humihingi po siya ng tulong na mapanawagan po ang ganyang anak. April 10 pa po nawawala at huling nakita po sa may Susano Road, Novaliches, Quezon City. Naku. Ang kanyang anak, attorney, ay si Prince Villadores. Oo. 22 years old. Oo. Ayan. Okay. So, ay, okay. Wait lang. Itong bat, 22 years old. So, okay. Sige po ma'am, dito po tayo. Wait lang, attorney. Okay. Oo. Sige po ma'am. Okay. Okay na ma'am? Hello po. Okay. Kasi, pinakain natin si nanay ng banana cue, kaya nanguya pa si ma'am. Pero okay na sige lang nai, okay lang po. Bali, habang si inaantay natin si ma'am Feliciana, pwede nating i-play yung video. Ayun, mas okay. Importante yun. Sige po. Ah, ito. Pong naka-black t-shirt and shorts po, yan po si Prince Villadores. Okay, ito po ay sa may barangay, sa may Susano Road, Novaliches, Quezon City. Nakita na palakad-lakad lang siya. Okay. At umupo sa isang gutter po. Opo. Sa may Novaliches, ano po yan? Bayan? Opo. Okay. Okay. Siya po ay para po sa ating mga tagapakinig sa radyo, ano, si Sir Prince Villadores po ay isang person with disability. Siya po ay may autism. So kaya kung makikita nyo po sa aming pinakitang video ay medyo parang nakaupo pa po si Sir sa sahig doon po sa gilid ng kalsada at mukhang hindi nga po niya alam kung saan po siya papunta. So nanay, Nay Feliciana. Yes, ma'am. Opo, bakit po umalis itong si Sir Prince sa inyong bahay? Actually ma'am talaga, lumalabas naman kasi hindi mo siya pwedeng pigilan kasi pag pipigilan mo siyang lumabas, magwawala po siya. Mm-hmm. Kaya pinapalabas ko naman talaga siya kasi nga yun nga may ano siya. Okay. Autism po siya. Ngayon, nung time na yun, nung umalis po siya, akala ko babalik. Nung mga bandang 3 o'clock, umalis siya. Tapos, mm-hmm. mga bandang 5, hinanap namin kasi medyo matagal na 2 hours na po. Mm-hmm. Hindi na bumalik. So, mm-hmm. nung time na yun, hinanap na namin. So, hindi na namin makita. Mm-hmm. Tapos, ayun na nga po, yung ikot na kami ng ikot hanggang buong ano pisita. Mm-hmm. Hinanap na namin. Talagang sinisid ko na lahat ng buong bisita. Nagtatanong na ako. Mm-hmm. Tapos wala pa po talaga hanggang gabi na. Sige pa rin kaming ikot. Pumunta kami ng anak ko sa bandang papuntang IPSIM na. Mm-hmm. Sa malayo-layo na yun, ma'am. Opo. Wala naman daw po. Ngayon, pagbalik namin na pumunta kami ng IPSIM, papunta ng pabalik na kami, may nagsabi po sa akin na taga-shop na sabi nila, nakita daw nila doon mismo sa may sa may pabrika po ng karton. Okay. Nakaupo daw doon noong tin pa yun, mm-hmm. ng 3 o'clock ng hapon. Mm-hmm. Ngayon, ang di tumakbo kami. Siyempre, wala naman kami sasakyan na para mapunta doon. Mm-hmm. So nag-commute kami papunta ang tagal ng doon ng sakayan papuntang Novaliches po, ma'am. Mm-hmm. So nakarating kami siguro mga around 8 o'clock na po yata 'yun. Tapos wala na siya, naglakad na naman siguro ng naglalakad. Okay. So usually, ma'am, is si Sir Prince doon lang po ba sa lugar ninyo umiikot at umuwi po sa inyo o normal po ito na talagang napapalayo po siya at hindi niyo na alam kung saan siya napupunta? Ngayon lang po, nung time na lang po yun na napalayo siya, pero araw-araw talaga umaalis po yan hanggang petron lang po yun. Lang niya, hindi namin pwedeng pigilan ma'am kasi hindi nga, lalo na panahon ngayon mainit sa bahay. Opo. O so talagang pinapaalis namin kasi bumabalik po naman siya. Mm-mm. Kaya nagtaka na kami nung time na 5 o'clock na, hindi pa rin pumalik yung bata. Yung talaga, hinanap na yung araw na yun. Yun nga, yun ay may nakapagsabi, nandun daw sa takbo kami. Pagdating namin doon sa Novaliches, ma'am, bayan, wala na po siya doon. So,
inikot namin ng inikot. Wala po talaga. Ito po ba, ma'am, yung pagkakawala po ni Sir Prince ay nasabi niya po sa ating kapulisan or sa barangay po yes. na nakakasakop sa inyo? Yes po, ma'am. Una pong nag-report ako ng barangay North Fairview. Mm-hmm. Ngayon, kasi may nagsabi sa akin na magpa-picture daw ko ng picture tapos dipunta ako ng North Fairview barangay tapos nagdikit. Kinuha lang nila yung yung picture ni Prince tapos wala na, pinauwi na kami. Sabi na, sige, hindi naman maglalayo yan. Kilala daw nila yung bata na yan kasi mga kaano nga po nila, palagi nilang binibiro, ganyan. Mm-hmm. Kasi hindi naman sabi na, hindi naman, huwag kang mag-alala, hindi naman yan lumalayo yung bata na yan. Dito lang yan, hanggang Petron lang. Yung Petron, malapit sa kalsada. Malayo-layo sa bahay namin. So, ipinaskill naman po yung kanyang mukha doon sa lugar ninyo, ma'am? Yun nga pong hindi ko po alam sa North Fairview Barangay kung napaskin kasi kinuha lang nila. Hindi ko na po nabalikan. Mm-hmm. Kasi noong time na yun na kinuha nila, may nakapagsabi na sa akin na nasa Novalinchis na po. So, ngayon, hindi ko na hindi ko na nabalikan. Hindi ko alam kung pinaskin ba talaga nila sige o po. Hindi. Siguro isa sa mga titingnan natin, ma'am, tutulungan po namin kayo na i-verify doon sa ating barangay kung ano na po yung estado ng paghahanap din nila. Kasi nag-inform naman po kayo since kailan po kayo pumunta, ma'am? April 11? April 11 or hindi po na, opo. April 11 kayo pumunta. Opo, para kausapin po natin yung barangay dyan sa barangay North Fairview. How about sa kapulisan, ma'am? Kayo po ba ayan? Nag-report na rin po ako doon sa station kasi hindi ko lang alam yung station yun yung papitron, ma'am, yung mayroong parang maliit lang po na nagbigay ako ng picture din ni Prince. Tapos pag sila ang nagsabi na ang maganda niyan, nanay, pumunta kayo sa Station 5 sa may Pearl Drive. Mm-hmm. So, pumunta din ako, ma'am. Tapos, pagpunta ko doon, ayun, kinaanuhan kami ng mga picture daw. Ni-record nila doon. So, ni-record naman po nila? Opo, ni-record naman nila. Pero sabi nila, magtatawag-tawag na lang daw kung may update ba ganyan. Okay. So, wala na, kampante na. Sabi nila, nag-ano na ako. Pero, hindi pa rin ako na-ano, ma'am. Kasi, siyempre, alam mo na, napakahirap mawala na anak. Hindi ko kayang... Wala, ma'am. Tulungan naman niyo kung makita kasi ako minidis na siya, ma'am. Sabi, magpanwik na something. Nga, nanawagan ako kay si Rapi na sana tulungan ako makita na siya kasi hindi ko alam kung kumakain ba o nasaan na siya ngayon. Sino man ngayong nakakuha niyan, sana naman po ibalik niyo na sa akin. Siguro, Nanay Feliciana, pagkakataon niyo na rin po ito, no? Hindi po natin alam, baka nanonood din po si Sir Prince sa inyo o doon po sa inyo mga kaanak or kalapit po na barangay. Baka may nanonood at nakakita po sa kanya. Ano po ang nais niyong sabihin, Nay, para mahanap po natin si Sir Prince? Sabi ko na, ang masabi ko, ma'am, sana po kung sino man yung nakakakita sa kanya o nakakupkup man na nasa mabuti siyang kalagayan at sana po may ibalik na nila sa akin yung anak ko kasi hindi ko alam kung nakakain pa po ba siya o ano kasi wala, hindi pa naman, hindi ko alam kung saan natutulog. Basta yun lang po ang ano ko sa ano, ma'am, maibalik man lang, ma'am, tulungan niyo ako kasi ang dami lang. Nakailang balik-balik na kaming Novalinchis, ma'am, simula nung din hanggang sa ngayon di ako tumitigil. Mamaya babalik ako, babalikan ko na naman doon, pupunta ako pagkatapos dito, ma'am, kasi hindi ko kayang tiisin paggabi. Hindi ako makatulog. Mm-mm. Nawala siya sa ano. Kasi alam ko yung bata na yun, hindi naman talaga lumalayo. Nagtataka ako nung time na yun na bakit hindi siya napalayo na siya. Hindi ko talaga alam na ganun pala ang mangyayari. Kasi kung alam ko lang. Pero sinundan naman namin nung hinanap namin nung 5 o'clock. Pero wala talaga, hindi na namin makita. Mm-mm. Pero Nay, si Sir Prince po ba ay nakakapagsalita? Nakakapag-relay po ba siya ng kanyang... Magkaano naman siya, ma'am? Ano lang, pag tinatanong mo siya, anong pangalan mo? Mm-hmm. Ang isinasagot lang niya, ma'am, Prince Villadores. Mm-hmm. Tapos, hindi na niya mabigkas yung Villadores. Yung Prince ang po talaga. Yung address po ba nila, ma'am, ay nababanggit po niya? Kasi, minsan siya rin yung ibang tao po na may autism ay hindi talaga nakakapagsalta ng maayos. So, kailangan nating malaman, baka po ganun din ang kanyang sitwasyon. Hindi talaga siya makapagsalita. Hindi niya mabigkas kasi tinuturuan ko siya, ma'am. Pero hindi niya mabigkas yung yung kung saan siyang nakatira. Hindi, ang mabanggit lang niya talaga, ma'am, yung Prince lang po. Tapos ate,
mama, yun lang po ang mabigkas niya po talaga. Nung pag-alis ba niya ng bahay, ma, meron ba siyang bag o may ID meron po ba siya? Po, may ID siya. Wala po siyang ID. Bag lang po. Ang laman ng bag na sling bag, tapos kulay navy blue. Tapos ano, yung May pagkakakilanlan man lang ba siya? Wala po eh. Address, kahit wala address po. Wala po, hindi ko manalagyan yun, ma'am. Kasi hindi ko naman talaga inspected na maglalayo siya. Kasi cellphone, ma'am. Baka may cellphone po si sir, wala po. Wala po eh. Dati kasi may cellphone siya. Eh, nung nilagyan ko ng cellphone yung kahit keypad lang, kasi matawag-tawagan. Opo. Eh, pumunta sa ano, park. Tapos pagpunta ng park, sinabit po yata niya, eh nawala, kinuha daw ng bata. Kaya hindi na namin siya inanuhan. Sige po, sige po. Siguro nanay, ano, kasi baka nanonood din si Prince. Kasi makikita niya yung mukha mo at kilala ka niya. Kausapin niyo po yung anak ninyo. Mas maigi siguro yun. Kasi pag narinig niyo yung boses niyo, makita niya kayo sa TV o kaya sa marinig sa radyo, mas kilala niya kayo. Baka maintindihan niya yung nais niyong isabihin sa kanya na. Prince, kung nasaan ka man ngayon, nandito si Mama sa TV radio kay Sir Raffy Tulpo. Ilagi pa naman yung inaano, unood-unood ako ng kay Raffy Tulpo daw. Sabi niya, Prince, sana umuwi ka na kung saan ka man. Nandito si Mama ngayon. Sana nakita mo ako ngayon. Lumapit na ako kasi hindi ko na talaga kayang 1 week na mahigit, ma'am. Tapos wala pa rin update. Kahit nga, ano po, mga police, wala man silang update na ganun. Tapos iniikot ko na buong ano, Nova. Nagpunta na rin ako ng lahat ng barangay San Agustin, ma'am, kasi may nagsabi sa akin baka daw dumiritso ng ganun yung sa CCTV daw, ng form ng CCTV yung Susano Road po yata, pag umakyat daw, sabi papunta na daw Caloocan, may mga ganun. Tapos minsan may tatawag, sabi ano daw yung papunta na daw ng Caloocan. Eh yung pinsan ko rin po, ma'am, ano, nagsisid na rin po siya, si Anton. Mm-mm. Pero baka sabihin mo, ma'am, umuwi na si Sir Prince para pag nanood ka, napanood ka niya, eh marinig ka niya. Prince, andito si Mama. Umuwi ka na, anak, kasi hinahanap ka na talaga po ni Mama. Miss na kita, anak. Grabe na lang, hinahanap sa'yo. Hindi ko na kayang matutulog sa gabi na wala ka. Grabe na talaga, anak. Umuwi ka na, anak. Kung sino man yung nakakupkup sa kanya, sana po sabihan mo, mapanood man lang ako ngayon dito sa TV radio para alam niya na pag nakita naman niya ako, kilala naman niya ako. Prince, umuwi ka na, anak. Miss na kita. Biro mo namang isang linggo na mahigit. Talagang hindi ko na kaya. Tulog ako, bigla na lang akong magising. Ayun pa rin ang ano, naiisip ko pa rin siya palagi. Huwag po kayo mag-alala, Nanay Feliciana, kagaya po ng nasabi ko kanina, no. Kami po sa Wanted sa Radyo at sa Access Party List, ma'am, makikipag-coordinate po tayo doon sa barangay na inyong nabanggit kanina, at maski po sa kapulisan, doon po sa Station 5 na inyong nabanggit, ma'am. Alamin natin ano po yung estado ng kanilang investigasyon doon po sa inyong unang report, at kung naipaskil po ba yung inyong mga litratong na ibigay sa kanila. Kasi kagaya nga po ng inyong nabanggit, ano, si Sir Prince ay hirap pong magsalita at wala pa nga po siyang ID or kahit ano man pong pagkakakilanlan. So medyo mahihirapan po tayo na kumbaga malaman kung siya ba talaga yun. Hindi mo mako-confirm kasi wala po siyang kahit anong dala-dala. So in any case, ma'am, dahil nanawagan po kayo dito, kami din po ay nakikiusap sa lahat ng ating mga manonood at tagapakinig. Siguro pwede natin i-play yung video ulit para makita, no? Para po sa mga nakakita kay Sir Prince Villadores, siya po ay huling namataan noong April 10, 2024, dyan po sa may bandang Susano Road, Novaliches, Quezon City. Ang kanya pong kasuotan, yan po, itim na damit, itim na pantaas, at naka-shorts po siya. At meron po siyang sling bag na kulay asul. So muli, siya po ay isa pong person with disability. Sa mga ating pong tagapakinig, baka po mahirapan lang kayo makipag-communicate sa kanya, pero yan po ang kanyang litrato.
si Sir Prince Villadores. So kung meron po kayong impormasyon tungkol po kay Sir Prince, maaari pong ipagbigay alam sa pinakamalapit na police station o barangay o dito po sa aming tanggapan sa Wanted sa Radyo para naman po makapiling na siya ng kanyang Nanay Feliciana. Na-miss na-miss na po ang kanyang anak na si Sir Prince. Ayun. Ayun, okay. Mm-hmm. And Ma'am Feliciana, kapag kami po ay nagkaroon ng impormasyon patungkol po sa kinaroroonan ni Prince, agad-agad po naming sasabihin sa inyo, ma'am. Okay, ma'am? Opo, ma'am. Okay. And again, mga kapatid, sa mga nanonood ngayon, maaari po kayong makipag-ugnayan sa pinakamalapit po na police station o dili po kaya sa pinakamalapit na barangay po para ito po ay agad na ma-coordinate din po sa amin. Mm-mm. At maitawag din po namin kay Nanay Feliciana. Okay? Sige po. Maraming Nay, salamat po, Nay. Maraming po. Pong salamat sa TV5 po kay Sir Rafi Tulpo sa pag ano sa amin, sa akin dito na wala po nga naman na yan. Maraming salamat, dasal po namin na mahanap na po agad si Sir Prince at tipo kami titigil na hanggang sa mahanap po siya, Nay. Maraming salamat. Maraming po. Salamat. Salamat po. Magandang hapon po, Nay. Magandang hapon din po. Okay. At ayan, mga kapatid, maraming salamat po sa lahat po ng mga sumubaybay po ng Wanted sa Radyo. At ako po si Shari Romanes, sa magandang hapon po muli sa ating lahat. At ako naman po si Attorney Pao Cruz mula po sa inyong kakampi, AXIS Partilis. Isang magandang hapon po at maraming salamat po sa panonood ngayong hapon. Sa Bordagulan Serye. And ako po muli si Shari Roman. Nagaling lang po ng Wanted sa Radyo. Magandang hapon po. Yes, at ako naman si Marcel Tulfo Tungol. At syempre ang program po ito ay atin sa atin ng Robust Dietary Supplement for Men, Dumatras at Di Umaayaw sa bawat laban. Ang Robust Extreme. Ay, ang Robust po ay 70 pesos SRP per tablet lamang. At may Robust Extreme po tayo para sa mahaba-habang date kasama si Mrs. Ang Robust Extreme po ay 140 pesos per capsule lamang. Parehas po silang mabibili at available sa all leading drugstores nationwide. Atin sa atin ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. At syempre, nandito na ang Fortune Pay. Skip long lines, pay bills online. I make sure na on time ako sa pagbayad ng bills, kaya ginagamit ko ang Fortune Pay para online lang ang transaction at mabilis. Nakakatipid pa ako dahil may discount coupons pa dito. Ang Fortune Pay po ay available for download sa Google Play Store at Apple App Store. Susan ka pa? Fortune Pay na.
Ayan, okay. At mga kapatid, mainit pa rin po sa labas. So, tayo po ay magdala ng tubig. Stay hydrated, drink your water. Stay hydrated. Drink your water, mga B. So, sa mga netizens po natin, yung mga pumapasada ngayon, lalong-lalo na po ang mga Move It Riders natin na bumabiyahe po ngayon sa kasagsagan po ng init. Kami po ay sumasaludo sa inyo. Ang programang ito ay din sa atin ng Move It, Discarteng Tapat. At sa mga iba pa pong riders, no? Delivery riders, jeepney drivers, taxi drivers, at ano pa ba? Tricycle drivers, truck drivers, bus drivers, MRT and LRT drivers. Mag-ingat po kayo dyan. At mainit po ngayon. So, inom lang po palagi ng tubig. Alam mo, may kilala mo si, ano diba, si Mami Shara. Naipinost siya na video kung saan parang pag nagpapa-deliver sila, binibigyan nila ng isang bote na tubig. Maliban sa tip. Kasi alam nila, yung malamig na tubig, binibigyan nila. Ah, yes, wow. Inaabutan nila yung mga delivery riders natin nun. Kasi aminin natin, kahit nga tayo, sa labas, bumili lang tayo ng ganito. Grabe, hindi ko kaya yung init. As in, alam mo kahit sa studio, kasi po dito sa studio, ilang ilaw po ang, sa TV5 po ah, ilang ilaw po ang nakatutok sa amin ni Idol Raffy. So napakainit nun. So kailangan talaga, ang temperature sa studio is malamig. Kaya hindi namin maiwasan talaga yung ibang complainant kapag sumasalang sila. Hindi sila sanay sa lamig. Kami kasi ni Idol, talagang kailangan malamig sa studio dahil sobrang init. Kahit dito po, ang daming ilaw dito, mainit talaga. As in, literal na mainit. Kasi pero yung mga ilaw, isipin nyo walang aircon dito. May times din naman dito, mainit. Kahit naka-on yung aircon. Pero most of the time, malamig. Kasi yung lights nga, ilan yung lights dito? Yung nakatapat sa amin na malakas is 1, 2, 3. Apat. Tapos yung mga lights around it. Tapos ano, kulub to eh. I mean, naka-close kasi yung door namin. So kailangan talaga may air conditioning for our oxygen din. And at saka mainit. Mainit talaga. Na-experience na namin walang aircon. Hindi maganda. Sorry. Ha? Umikot yung camera, Kuya Gami. Oo, mainit talaga. Pero kapag walang aircon, pero pag may aircon, hindi naman ganun. Kaya diba pansin mo sa TV5, halos kami nila Idol Raffy's naka-jacket. Yes. Kasi kailangan malamig po sa studio dahil baka sumabog sa amin yung mga ilaw sa sobrang init. Mm-mm. Paano pa po kaya yung mga nasa kalsada natin? Yung mga nagbebenta, yung mga nag-deliver, mga magsasaka natin. True. Mga magsasaka natin na nabibilad sa araw. Meron nga 'di ba sa province na mayroon sa province na ano na parang na heat stroke. Namatay siya sa kalagitnaan ng may namamatay sa heat stroke, FYI lang. And even our pets, kaya sinasabi ko na huwag niyong kalimutan yung pets niyo na iwanan ng tubig, pagkain, lalo na tubig talaga kasi with ice kung pwede at kung carry ng budget yung may ice kasi isipin niyo kung tayo, hindi tayo mabalbon. Sila isipin niyo, sobrang kapal ng balahibo nila kahit na pagupitan niyo. Makapal kasi yung layering nila so kailangan nila mag-hydrate from time to time. So, yun. Ayun. Ito, mga kapatid, itong segment po na ito is para po sa ating mga minamahal po na driver, rider. Dahil nga po, gusto natin silang kamustahin kasi hindi talaga biro yung mga trabaho nila sa kalsada. Diba? Hindi rin natin masisisi kung tanungin natin, may mga ilan talaga na hindi na napipigilan yung init ng ulo. Ang init na ng panahon. Mainit pa ng ulo. Ang init pa ng ulo. Yes. Pero hindi natin masisisi. Talagang dumadating talaga sa point na ganyan. Pero huwag naman sana yung patience habaan. Yes. Kasi kaya naman. Mm-hmm. Maging nonchalant. Maging nonchalant lang. Oo. Okay. So ito pong segment na to ay i-dedicate natin para sa mga listeners natin and viewers natin na
mga rider and driver, mm-hmm, kakamustahin natin sila sa lansangan dahil sila yung mga bilad na bilad sa init. Yes. Imagine, ang init-init na ng panahon tapos nakikipagsagupaan ka pa sa traffic sa EDSA, Commonwealth. Diba? Ang hassle. I cannot. Yes. At saka iba yung patience ng drivers talaga. I mean, yung pagda-drive itself. Mm. Ako, kahit kaya ko mag-drive, pero hindi ko kaya yung ganun katagal nagda-drive. Tapos ulit-ulit lang everyday. I cannot. Mm-mm. Baka hindi ako built talaga to drive, pero ilang oras nga lang ako nagda-drive. San ka nagda-drive na? Hmm? San ka sa Panaginip. Hindi. Dati, nung nagda-drive pa ako, nagda-drive pa rin naman ako. Sorry, naka-ano siya, Mercedes-Benz yan. Pero hindi ako, nasistress. Hindi, binenta ko na kasi hindi ko nga nagagamit. Tapos, parang pinadaan niya lang sa kamay niya. Hindi kasi, parang gusto ko lang, gusto ko lang ng sarili kong car. Kahit na alam ko naman hindi ko magagamit. Tapos, nung sakto, nung nabuntis din ako, mas lalong hindi ko siya magamit. Kasi hindi naman siya pang family car. Hindi siya mommy car. It's more of dalaga car ko kasi yon. So, I had to let go of it, not because I needed funds or something. Parang, hindi ko siya magagamit. So, sayang lang if at least yon pag binenta ko. Yung sasakyan mo naman kasi ngayon, parang kasing presyo din naman ng hindi, Mercedes. Hindi, pero kasi, at least yon binenta ko para may ibang mag-aalaga at magagamit talaga siya. Mm. White din color nun, di ba? Oo. Nakikita ko yung nakapark sa bahay. Ayoko kasi ng may car. Ang dami kong car. Tapos hindi ko naman talaga siya gagamitin. Or hindi, wala siyang gamit with kunyari, ako. Kahit nasabi mo dalawa lang kami ni Garrett lalabas, mas gusto namin yung nagagamit namin. Kahit hindi naman pero everyday. Pero pag kayo lang ni EGT, yung BM? Hindi, yung ngayon, yung LC. Yung LC pa din. Kasi, si Garrett kasi is not a fan of big cars. Ako naman, fan ako ng big cars. Pero pag maglalabas kayo ni EGT, may driver pa din, wala na? Siya nagda-drive. Hindi na rin kasi kaya ng body niya eh. Kasi, dati, nung wala pa siyang work, kaya niya. I mean, na-enjoy niya pa. Pero ngayon kasi, ang dami niyang iniisip, ang dami niyang appointments sa pinupunta, ang dami niyang meetings. So, parang, kahit gusto niya, hindi na kaya ng katawan niya. Pagod na din siya. O, nagpagupit ka. Nandun siya sa ano. Nandun nga daw siya. So, yun. Nagda-drive ako from time to time. Pag gusto ko mag-clear ng head, minsan, iikot lang ako. Ganon. Yun, iikot lang ako, driving. Tapos babalik na rin ako. Kasi nasistress ako pag parking na. Kaya mga pinupuntahan ko lang pag ako nagda-drive, yung may valet, para sure lang. Tawagan nga natin to. No, magsiselos na naman yun. Sinasabi ko sa'yo. Wala akong sasabi. Nag-send lang siya ng picture ni AJ. Grabe! Hello? Oh! Ah, nag-taping kayo? Nag-taping kami. Hindi, joke lang. Oh, ito, may bisita tayong napakagapo. Hey, bebe. Hi, B. Libre mo naman ako ba? Taping kayo? Yes! Okay, ang sarap talaga, oh. Pasasarapin pa natin yan. Pasasarapin pa natin yan. Napakasarap mo. Ibili mo ako ng bag. Ayaw. Kaya. Ang sarap. Sorry. Bibila mo kung bago. Tanda ko dyan pagkatapos, guys. Lang ko yung barber shop. Oo. Ilibre kita ng ano. Libre kita dyan sa haircut mo. Ito bahala sa akin. Yan. Gusto mo ba? Anong gusto mo? Gupit ano? Ah, gupit masarap. Gupit masarap. Okay, sige. Kaya-kaya natin yan. Kaya-kaya natin yan. Ayan na. Pinadali na. Ayan. Plug nyo ako ha. Ito na, ikaw na mag-plug. Plug mo na. Ah? Ikaw na mag-plug. Naka-leg ba? Naka-taping kami. Naka-break kayo. Ikaw na mag-plug. Since kasama mo naman si AGT. Ayan, since AGT yung pagpa-plugging ko. Oh. O, si Attorney Garrett. Araw na. Kaya nandiyan. Paano yan?
Tawagan niyo si Gab, siya ano? Sa messenger. Yan ba yan? Oo, yan na yun. Wow! Ay, tawagin niyo lang sa messenger. Para... Messenger lang, sige, messenger na lang. Ba naman, itong mga to. Sige, sige, wait lang, wait lang. Messenger daw. Masyadong maraming arte. Yung asawa mo, papakayami na naman sa'yo mamaya. Ay, yami-yami siya pag nagsinervisan ko yan. Kaya lang, may kapalit yun ah. May bayad na ngayon. Libre-libre. Marami tayong ginagawa sa buhay. Oo. Ang hirap-hirap magpaganda. Magastos sa magpaganda. Totoo. Ano, tas libre? Hindi, sa'yo lang. Hindi, walang ganun. Di, walang ganun. Ay, hindi. Kasi kasama ni EGT si Attorney Gabs. At syempre, kung gusto niyo magpagupit ng poging-pogi, kung saan nagpapagupit ang bar the boys. Ayan, sa Uppercut Barbershop. Yan po ay sa may Visayas Ave. Yes. Mamaya, ipasabi natin kay Gabs. Saan si Gabs? Nandyan pa din. Saan na si Gabs? Saan na si Gabs? Ayan, sa 106 Visayas Avenue. Ayan na! Avenue. Parang solar panel yung noo mo dyan. O, diba? 5-head. Oo, pero mahal ang solar panel, kaya mahal kita. Magpa-plug lang kami, yung bagong barbershop ni Attorney Gabs. O, oh, sige. Okay lang ba? Okay, okay lang. Habang ganun pa bakit yung talent finish, Ari? Two minutes lang ha. 2 minutes. Pero every day, every episode, kailangan merong replay. Oh. Yan! Sige, depende. Hindi, pero yun, in-invite ko lang kayo guys, punta kayo dito sa The Uppercut. Sa Visayas Ave, ano address? 106. 106. Ay, my Visayas God! Up, second floor. Okay dito. Umiiksi talaga yung buhok ko. Ang galing, grabe. Magkano gupit gusto dyan? Gusto mo maging kasarap ng Corny Garrett? Pumunta kayo dito. Magkano gupit dyan? 200 lang. Pero ay, para oh. Sa'yo, 250 na. Grabe kayo. Overpriced. 200 lang, madam. Alam ba ni Senator yan? Kuya, mag-hi ka naman. Pinapasarap mo yung asawa ko. Pag yan nagkakabit, ha, sasakaling kita. Narinig mo na. Si Boss RJ, pati si Ma'am Barbers. Oo, pag helloin mo naman ng mga barbers. Hello, kuya. Hello, mga barbers ko. Hello, hello, hello. Hello. Ba't parang malungkot kayo? Underpaid ba kayo? O, hindi, hindi. Kompleto ba SSS nyo? Pag-ibig. Testing lang. Ayan. Wala yung isang tropa. De, pero ayan, kung gusto nyo kayo mabutan, madalas kami tumambay nila Attorney Gabs dito. So, punta kayo. Grabe. Magpapagupit na lang kayo. Makikita nyo pa yung Barda Boys. So, oo, dapat kumisita na talaga kayo dyan. Pero may promo kami, consultant gupit. Oo, tama. Magkano package niyan? Bali yung gupit, 5,000, tapos may libreng konsulta na. Talagang abogado nga kayo, paniguro. Magaling, magaling. Ayan. O, sige na, magbabay na kayo. Okay, sige, bye. Thank you. Bye, thank you, thank you. See you. Ayan, ang Uppercut Barbershop. Barbershop po ay located po sa 106 Visayas Avenue, Quezon City. For reservations, kontakin nyo lang po ang The Uppercut Barbershop sa kanilang official Facebook page and Instagram account. Or i-message nyo si Gabs, ayan, para sa iba pang impormasyon. Yes, busitin nyo si Attorney Gabs. Yes, sabi nyo magpagupit kayo, 200 pesos lang ha, makikita nyo pa yung Barda Boys. Attorney Joren, Attorney Garrett, and Attorney Gabs. Okay! At gaya po ng minensya natin kanina, mga kapatid, kasi gusto nga natin kamustahin yung ating mga drivers and riders at kamustahin yung kanilang sitwasyon, lalo na ngayong mainit ang panahon. Ay, true. Diba? Kung gaano kahirap pamasada. Diba? Magkano na lang din yung past episode natin, diba? Hindi alam ng karamihan anong buhay ng farmers. True. So, ngayon, alamin naman natin anong buhay ng ating mga drivers, mapa-rider man yan, mapa-tricycle driver, taxi driver,
jeepney driver, lahat ng klaseng driver, kahit driver ng submarine, pero wala tayong makukonta kasi nasa ilalim po sila ngayon. So, makakausap lang po natin na tricycle at jeepney driver. Oo, napaka-active po na ito kasi 3 o'clock na po eh. Buhay na ulit yung ano, kung yung Diyos, pabuhay na ako din, pabuhay na. Pabuhay na yung utak ko, buhay na siya. Ayan. Kailan ka ba huling nag, ano, nag-drive? Sa Hong Kong nang uli. Okay naman. Nasundot. Kailan ka huling nag-jeep? I mean dito ah. Tagal na. Kay, magkano na ba ang pamasahe, Kuya Ronnie, ng jeep? 13? Mm-mm. Daw. Naabutan ko dati 4 pesos eh. Ako na nag-try ako. Magkano? Tsaka 9 magkano pesos lang. Yung huli ko. Tsaka malapit lang. Parang 7? Sobrang mura pa talaga nun. As in, pero hindi ako on a daily, honest lang ako, hindi ako daily nag-jeep kasi gusto ko lang siyang sakyan nun for experience. Pero hindi ako nagrenta ng jeep pa para lang ma-experience. As in, naiisip mo ba? Naiisip ko, B1? Oo. May kasama akong iba. As in, then, mag-road trip talaga kami pero jeep talaga ang namin. Pwede. Oo. Hindi ko kaya mag-drive. Si Kuya Ron, ko mag-drive ng jeep. Kaya mo yun? Kuya Ron, ikaw daw mag-drive ng jeep. Ay, okay daw. Kapanahunan mo ano na-invento yun. Ay, saraw. Ay, saraw. Kayo pa nga nag-design na ni Enrile eh. Sabay kayo. Ah, ito magandang ano, stainless to. Para ano, malinis. Diba? Pero yon sa tricycle, sumasa ako ng tricycle kapag nasa probinsya. Kasi diba, yun lang naman yung talagang means of ano doon, tsaka mga motor. Hindi pa usap mga move it doon, tsaka nga yung may isa pang ano eh, yung kuliglig pag sa probinsya. Yung ano, isang modo nila yon. Kuliglig? Oo, pero hindi naman kasi siya ginagamit pag kunyari turista ka. Hindi. Alam mo ba, ako yung napapagod sa, yung nagdipadjak, yung, di ba yun yung kuliglig? Tama ba? Hindi, motor yun eh. Yung kuliglig eh. Kasi may dipadjak. Tapos ako yung pasahero parang. Oh no. Baka bayaran na lang kita, wag ako. Pag wag ako talaga. Pag ako ganun, di ko kaya, hindi bayaran na lang kita. Wag ako busitin mo. Ganun. Lipat ka na lang. Lipat ka sa iba, bayaran ka lang. Oo. Pero yun, para lang aware din tayo, di ba, kung nakuha natin yung mga problema ng mga farmers. Kunin din natin, syempre, yung problema ng ating mga drivers sa daan. Kasi isa rin sila sa mga bayani natin. Kung hindi dahil sa kanila, walang makakapasok sa trabaho on time. Mm-hmm. Lahat ng tao mahihirapan kasi dito sa Pilipinas, ang commute talaga ay malaking bagay sa ating lipunan. Sarap sa ice, sir. Oh, sino dyan? Magkasunod pa eh. Kaya nga magkasunod ano pa sila. Patingin? Ano yan? Ah, hindi, wala. Ano ba? May kinakwento lang siya. Mm. Ayun. Nalito ko, tuloy ako. Kung nalito din ako. Sa eyes. Hi, Sir Danny! Hello! Ayan, perfect ka na, sir. Wala ka ba mapagpapatungan ng cellphone, sir? Para maliwanag pa rin. Wala. Okay, Sir wala Danny! Wala ako eh. Kayo po ay isang tricycle driver. Apo. Oh, kamusta naman po, Tay Danny? Medyo mahirap din, oh. Paano po kayo nagsimula as tricycle driver, Sir Danny? Eh, mag-umpisa ako kami. Mag-umpisa ako nung bumiyahe, 5 a.m. ng umaga. 5 a.m.? Alam ko, 5 years old pa nagsimula. Kala ko 5 years old ka nagsimula, eh. 5 a.m. po. Hanggang anong oras po yung tapos nyo? Hanggang ano lang po, mga 2. 2 p.m. Kasi sobrang nainit eh. Ah, sa bagay maganda yung biyahe ni tatay. Pero maganda kasi pag tricycle driver ka, hawak mo oras mo. Kung kailan mo gusto bumiyahe. Diba? Hindi, unless kung may boundary. Si sir, oo. May boundary. Na nagba-boundary po ba kayo, sir? Opo. Hindi po sa inyo yung
motor. Hindi po. Nakikilabas lang ako. Pero parang akin na rin kasi sa akin ang garahe. Mm-hmm. Ah, tinitake home niya yung motor. Para siguro less hassle na din. Para diretso, ano na, ano. Magkano po kinikita niyo sa araw-araw, sir? Minsan, umaabot ng 600 hanggang 800, ganun lang. Pinakamalaki na po yun. Labas na yung gastos doon. Labas na yung gastos. Ah, labas na. Okay, boundary, labas na yun. Kailan po malinis yung... na yung 8. Kailan po yung pinaka-peak season nyo, sir? Na asin yung malaki talaga yung kita nyo? Pasko po ba? Ayun o, pinaka-magandang kita pag ganyan magpapasko dahil maraming pera ang tao. Ito nila puro sumakay ng gano'n. Kahit malapit lang, sumasakay sila ng tricycle para kasi may pera eh. Magpapasko eh. Magkano po kinikita nyo, sir? Ay, magkano po kinita nyo nung huling Pasko, sir? Per day? Nagdoble. Ay, ayos. Nagdoble kita ko, pero maaga pa rin ako gumarahe. Hindi para sa ganong amount of time, kung doble yung kinikita mo, di ba? Malaking tulong na yun. So ngayon, sir, hindi na kayo, bumabiyahe pa rin kayo or hindi na? Ngayon, hindi ako bumiyahe dahil nga itong inintay ko nga yung tawag yun na may interview kayo sa akin. Sorry, sir. Wala akong kita ngayon. Ay, sir. Andito na ako sa bahay. Sorry, sir. Sige, papalitan ko na lang yung isang buong araw niyo, sir. Mag-uusap na lang kayo ng staff off air, sir. Palitan natin yung... isang araw yung kita para naman, 'di ba? Hindi sayang yung araw. Ayun. Okay. And Tatay Danny, salamat. Asan po yung mga anak po ninyo ngayon? Sa ngayon, ang kasama ko na dito sa bahay, yung isang babaeng may pamilya na rin. Dito nakatira sa bahay ko. Mm-hmm. Tapos, sir? Yan, yeah, nagtutulong-tulong kami dito sa bayaran ng tubig, ilaw. Yan. Nasaan po? Sige, sir. Sarili ko kasi itong bahay kasi yung anak ko. Alam, ang hirap kasi mangupahan. Kaya dito ko na lang, you know? Kasi alas dalawa na lang naman kami. Nasaan po si Mrs. Sir kung okay lang pong maitanong? Ay, kami. Separate kami. Okay po. Pero sir, yung anak niyo po ba, ilang taon na po? Na siya, magpo 40 na. May tatlong apo na nga ako sa kanya, puro babae. So kahit papaano naman, Sir Danny, is hindi na ganun, kumbaga, kabigat din. Dahil wala na rin kayong, kumbaga, wala na rin maliit. Wala kayong anak na maliit pa. Wala, pero apo, marami. Okay. Kasi tatlo ang anak ko eh. Dalawang babae, isang lalaki. Mga may asawa na lahat. Ito lang pangalawa nakatira sa akin. Pero Sir Danny, usually sir, yung pamamasada po ninyo, paano po kayo nagsimula as tricycle driver? Nagsimula akong mag-drive 2011, natuto akong mag-drive ng tricycle. Opo. Hanggang sa naganap na ako ng malalabasan. Mababiyahe yan. Okay po. Paano hanggang po kayo, sa ngayon. Opo. Paano po kayo natuto niyan, sir, nung 2011 po? Ay, napasok ako sa barangay. Nagbantay bayan muna ako. Opo. Tapos, meron kami service pa, yung service na patrol, tricycle. Inururubing namin. Nag-aral ako. Hanggang sa doon ako natuto. Nagsimula ako sa barangay. Pagbantay bayan. Kay Cap Topet. Ah, okay. So bago kayo mag-tricycle, sir, namasukan po kayo bilang isang bantay bayan. Opo. Tapos ito pong si kapitan natin, tinulungan po kayo. Opo. Bukod pa,
nauna pa ako doon yung nanay na, yung mother na muna ang naging kapitana. Eh, siya ang sumulit sa nanay niya. Pagkatapos ang term ng nanay niya, siya naman ang pumalit. Mm-hmm. Makbo siyang kapitan. Oh. Kaya hanggang sa ngayon, si Kapto Apeto, anak, yan ang tumulong sa akin. Malaking tulong na nagawa sa akin. Ni Kapto Apeto. Tapos sir, ano yun, yung pagta-tricycle niyo po ba, sir, is naging consistent na yun? Wala na kayong ibang naging trabaho simula po noong 2011? Meron o. Minsan, no, may extra akong sa karpintero. Kasi mahirap din yung isa lang ang trabaho eh. Kailangan talagang practical eh. Mahirap yung kumikita ka nga, tapos kinabukasan, ubos naman. Kaya may extra pa ako ng ibang trabaho, karpintero. Okay. And Sir Danny, ano po ba yung pinakamahirap na parte sa pagiging isang tricycle driver po? Ay, yung init po. Mm-hmm. Mahirap sa gupain. Kaya ang ginagawa ko, pag talagang hindi ko na kaya, misa alas 10 pa lang, sobra na init eh. Mm-hmm. Ginagawa, gumagarahe muna ako mga kulang isang oras. Saka uli ako e-entrada uli. Titira uli ng panibago. Ganun na ang ginagawa ko kasi sinesave ko rin yung sarili ko eh. Dahil medyo may edad na rin tayo eh. Ano pong maintenance nyo, sir? Wala pa naman ho. Wow. Nga lang, nag-iingat lang ho. So maingat. Ang problema ko lang, ang problema ko lang yung sa pag-ihi, nako parang mayroon nga ako sa UTI. Mm-hmm. May UTI ako eh. Kaya araw-araw, buko ko ng buko sa umaga, buko ng buko. Pero mainam naman. Pero nakakapagpa-check up naman po kayo, sir. UTI nga ako. Mm-hmm. Yun ang pinatot sa akin ng doktor sa umaga, inong ka ng sabaw ng buko. Ganun ang ginagawa ko. Saka tira ako ng binigay sa akin ng resetang gamot. Mm-hmm. Sir, pero awa na. Yes po. Ano po? Awa naman ang Diyos. Medyo umiigi-igi na rin. Hindi na rin ako nahihirapang magbawas. Jimingil. Mm-hmm. Ah, okay. Pero alam mo, mahirap din yun sa mga driver. Mm-hmm. Kung kunyari mga truck driver, yung kailangan pa nilang maghanap ng mapagwiwiwian, di ba? Lalo na pag long drive. Oo, yun ang minsan problema namin eh. Pag ihi ka na, napipigil. Hindi ka naman maka-ihi basta-basta sa isang lugar. Siyempre, bawal. Mm-hmm. Minsan, naiimpit namin. Ganun na, kaya siguro doon ako inabot ng UTI. Mm-hmm. Sir, dumating na ba sa point na ano, halos wala na pong nagiging pasahero po kayo? Merong araw no talagang matumal, walang mahina ang biyahe, walang pasahero. Nakatoda ba kayo, sir? Ha? Nakatoda po? Oo, oh, nakatoda po kami. Ayun, i-greet mo naman yung mga katoda mo, Kuya Danny. Sige o, nasabihan ko na. Live ba ho tayo dyan? Ano ba tayo nila? Opo, sige sir. Go ahead po. Nakikinig po yung mga katoda mo. Mga katoda, ito po ako po si Danny Cruz. Kinukumusta ko kayo kahit hirap na hirap tayo sa pagbibiyahe. Mga katoda. Ano po? Kinumusta ko lang. Ayun. Anong pangalan po ng toda niya, sir? Ano, FF toda. Ayun. Sa may Kalentong. Ayun. Okay. Sa FF toda. Sa may Kalentong. Maraming salamat po at magandang hapon po sa inyo sa mga listeners po natin dyan sa Kalentong.
Maraming maraming salamat po. And Tatay Danny, maraming maraming salamat po. At gaya po ng sinabi ni Ma'am Sel, papalitan po niya yung isang araw po niya, sir. Apo, okay, sir. Po. Salamat po. Thank at you, magandang sir. Hapon po, Sir Danny. Apo, salamat din po. Ayun. Okay, next natin, nakakamustahin po mga kapatid, ay isang jeepney driver naman po na si Mr. Recto Abairo. Hi, Sir Recto! Hello po, magandang hapon din po. Magandang hi, hapon sir. Po. And welcome po sa show, Sir Recto. Ano po ang thank biyahe po. Natin, Sir? Ano po ang biyahe na ruta? Ruta natin, Sir. Dito po, San Pablo lang. San Pablo to? Pablo, Ilog po. Short distance lang po. Oh, okay. Matagal na po ba kayong nag-jeepney driver, sir? Matagal na rin po. Kahit nanggaling na po ako ng Maynila din eh. Na biyahe. Oh, okay. Tapos nanirahan po ako dito sa San Pablo. Yun, jeep din ang aking dala. Na kinabubuhay ng aking pamilya. Opo. Ilan po ang anak po ninyo, sir? Tatlo po, ma'am. Tatlo, sir. Si Mrs., sir. Ayun, dito po sa bahay. Wala pong na, work si Mrs.? Meron din naman po na pa-extra-extra. Sideline lang, sir. Oo. Gumagawa po siya ng lumpia, ganun. Lumpia sariwa by order. Wow. Magkano po kinikita nyo, sir? Ay, ang pangkaraniwan ko pong kinikita lamang dito ay pag maganda-ganda ang maraming pasahero, nasa 500 po ang naiuwi. Pag sinerte kayo, sir. Nung Pasko, sir. Pag sinerte po. Pero pag sinerte, wala. Pag sinerte, 500. Oo. Oh, pag may yung alahanin po, kuminsan 300 lang. Yun yung ano yung pinakamahina nyong kita? Mga 300 po. 200, gano'n, pababa. Pag kumisan, hindi naman po ko na laging ayos ang sasakyan. Kumisan, humihinto po at ipagagawa. Katulad po nung pag nagkakadepresya ang sasakyan. Nung Pasko po, sir, hindi po ba dumoble yung kita nyo? Kasi syempre, ang dami lumalabas nun. Oh, maganda-ganda po pag gano'ng mga Pasko, bagong taon. Maganda-ganda po ang kita naman. Eh, sir, maliban sa kita, ano po ba yung mga na-encounter nyo pang mga problema sa pamamasada? Ay, medyo marami po din na pagsubok sa buhay na katulad na lang po yung pagtaas ng krudo. Ang hirap po sa namamasada ng jeep. Okay. Dahil inuuna pa po namin ang pambili ng krudo. Tapos, boundary, bago po sa amin. Kaya, obligado pong magpagabi kami para lang kumita. Maliban dun sa krudo, sir, ano pa po ang problema ng mga namamasada? Yun nga po, marami din, siyempre, marami din po sa mamasada na katulad ng mga marami ding kasabayan kasi paghahanap po, kumisan yung mga rider, yung mga tricycle, ganun. Hindi naman puro jeep ang sinasakyan, marami ng sinasakyan. Eh, kumusta naman po ang inyong health, sir? Ayun na nga po. Ayun na nga. Ma'am, ngayon, sa ngayon po, okay pa naman po ako. Kaya lamang, hindi na rin po katulad ng dati dahil nga medyo may edad na po ako. 16 na rin po ako ngayon ng September eh. Eh, meron pa po nga sana akong gustong pag-aralin na yung aking bunso makapagtapos malaman ng pag-aaral. Yung po ang pinipilitan ko rin na sana naman eh, kaya ko pa ng katawan. Kaya ay pinipilit mo kahit technically pang-retired na yung edad nyo dahil gusto nyo po, magpa-aral, tuloy ang pasada. Yun po ang isa kong kwan sa aking mga anak kasi yung goal ko para
sa kinabukasan nila. Yes. Na yung may wala akong pamamana na kahit ano, mm-hmm. yun lamang ang kahit makapagpaaral ako, maligaya na po ako. At dahil yun ang pangarap ko po sa buhay ko eh. So, sir, hindi kayo bumiyahe ngayon, no? Palitan ko yung isang araw nyo para hindi naman kayo lugi din. Oo, para sobrang init po po pati ay kaya ako hindi makabiyahe ng ayos. Oo, napaka-init eh. po. Oo. Yun ako, sir, dapat lagi kayo nagbabaon ng tubig. Meron naman po, nagbabaon naman po ako. Pinagbabaon po ako ni Mrs. Ay, alam mo, isa pang nakita ko, ma'am. Tama naman na. Isa pang nakita ko, ma'am Sel. Ano? Basta driver, sweet lover. Totoo po ba yun, sir? Ay, kasama na po yun sa driver. Inang pinakangkuhan po ng driver kasi. Wala na linya na talaga sa palabiro. Sa mga driver natin. Parang mas nauso yan sa mga jeepney driver. Basta driver, sweet lover. Yan po, nakalagay sa mudguard ko minsan eh. kasi agaw tingin talaga yun eh. Oo. Tapos meron pa niyan, hindi ko makakalimutan yung mga nakapaskil sa jeep. Barya lang po sa... umaga. Barya lang po sa umaga. Tatay Rick, bakit meron? Meron po ba kayong ganyan? Yung umagang-umaga, ibabayad sa'yo 1,000 o kaya 500? Ay, talaga pong hindi naman po sa kuha. Nakakasama po ng loob. Yung ito ay bagong labas, babayaran ka po ng ganun. Ay, talaga pong napaka... Ewan ko po. Oo. Siguro kasi sa kanila, kasi... Ang hassle na nga yung nagda-drive, ang hassle pa sa kanila yung nag... So, pero ang bibilis din ng mga... Ano nila, pagko-compute-compute ng mga jeepney drivers natin. Diba? Kunyari, 100. Pero siguro tansyado na nila yan, ha? Tansyado nyo na yan, sir, no? Opo. Ang mga jeepney driver po, alam na kagad ka, pag may sumakay, alam na po kagad yan kung magkano ang halos magiging pera ng pumasahe. Pero Sir Recto, na di-distinguish niyo ba or na alam niyo ba kung sino yung mga bayad at hindi bayad? Kuminsan po talaga ako yung nakakahuli ng hindi nagbabayad. Ano po? Ano po? Nakakahuli po ako ng hindi nagbabayad sa pasahero. Paano? Kunwari po, nasa likod. Opo. Siya po ang taga-abot ng pera ng mga nagbabayad sa likod. Siya abot nang abot po siya, pero siya naman hindi nagbabayad. Hindi na nga ako lupo pwesto doon sa likod. May ganun po na pagka... Meron po mga pagkakataong ganun. Abot nang abot siya, iaabot po sa iyo. Pero hindi siya naman hindi nagbabayad. Grabe din ang talos din ng memorya niya, sir, kung gayon. Siyempre po, kailangan ay medyo... Matalas talaga po ang pakiramdam pag-driver kasi lalo na pag yung mga ganon, mga sitwasyon. Mm-hmm. Makukuha naman po sa tao yun, parang na-instinct mo na, parang nakukuha mo sa, ay babantayan ko itong isang ito dahil medyo parang iba ang aurahan tingin sa ito. Akin. So nalaman pala ako ng driver nun. Hindi ako nagbayad. Charis, joke lang. Lupet. May isang beses kasi, Tatay Recto, hindi ako nakapagbayad, pero nakalimutan ko kasi. Honest mistake naman yun. Sumakay ako mula Cubao hanggang Irod, Tatay Recto. Ay, nakalimutan ko naman. Pero estudyante pa naman ho ako noon. Oo. Ang nakakahiya niyan, kapag tinawag ka ng driver, ay, di ka pabayad. Ayun nga po, medyo talaga po nakakahiya. Nakakahiya yun, di ba? Pero dati, madalas din na hindi nagbabayad yung mga sumasabit, no? Totoo po yun. Sabit po sila. Sabihin, sabit naman ako, hindi na ako magbabayad. Pero isa pong mali naman yun sa kanila dahil sila ay... pasahero, kung oras na magka-problema, ang sisisihin driver. Cargo ng driver dahil sa kanya, sa kay po. Pumapayag po kayo nagpapasabit, Tatay? Ay, hindi po. Seating capacity lang po ako. Ano po yung dahil, ano yung jeep po ninyo, onsihan, sampuan?
Siyaman lamang po yan sa akin. Po. Ay, pag sampuan siya. Kung po yung hirap ng pan, sobrang dami na. Ay, hindi po yung mga bumabiyahe po dyan sa Mayano, yung mga patok. Kahit po siya man, onsihan po talaga ang pinagkakasya niyan. Di ba, Tatay Recto? Tapos, yung upo ko. Ay, yung, talaga pong pumis. Alam mo, Tatay Recto, yung shaman siya, pero ang pinagkakasya ng mga konduktor is onsihan. Alay, yung puwet ko, yung kala, yung gitnang puwet ko, yun na lang yung nakaupo, yung kalahati, naka, naka ano, nakatiwang mga, kalahati naka ganun na. Tapos, ang bilis-bilis pa magpatakbo. Pag napreno ngud-ngud ka talaga. Kaya nga sabi nung iba na pasahero, kalahati lang naman ang aking upo, kalahati din ang bayad ko. Meron din, ano eh, tatay eh, yung may upuan pa sa gitna. Ano, matindi naman po. Oo po, nagkakaroon pa ng, di ba Kuya Ronnie, may nakita tayo ng jeep sa ano, show? Uso yata yun ngayon sa show. Yung jeep, meron ding upuan sa gitna. Tapos meron din dyan, ano, yung pull the string to stop. Oo, yung mga gitna. Pull the string. Meron po ba kayong ganun? Pag mahaba ang jeep siguro. Oo, kasi sa mga mahaba, sa yung mga patok, kasi sa sobrang lakas ng tugtog nila doon, hindi na nila naririnig yung para ng mga pasahero. Kaya meron silang pull the string to stop. Oo. Meron, ikaw tatay, wala? Wala po ako. Ay, dati nga gumaganon pa ako yan eh. Para. Kumakatok ako. Ganon. Kakatok ka lang. Di ba tay? Ay, malakas naman ang pandinig ng driver, basta katok. Kakatok ka lang. Para. Oo. Tapos, kunyari, yung ibang mga, ano, yung mga ibang pasahero, hindi naririnig. Yung mga ibang magpapara, yung mga ibang pasahero. True. Di ba? Ay, para daw, kuya, para daw. Ganon. Namimiss ko rin sa mga, kasi tatay ako, matagal akong nanirahan din sa Marikina, kaya yung mga patok na jeep dyan, yung mga parang, kalumpang, bayan. Ayan, yan yung sinasakyan ko. Tapos, minsan yung stop and shop, bima pa. Ayan. Pero tatay kasi, kami din po tatay dati ay, yung tatay ko po kasi is operator din po ng jeep. May mga jeep din po kami dati na bumabiyahe po ng San Juan, Cubao. Opo. Kaya dati ang baon ko po is 20-20-20. Galing po sa boundary. Oh, yung baon ko nung dati sa school, galing pa sa boundary yung tatay. Saka nakaka-proud naman. Eh, danas mo po pala ang magulang na jeepney driver kung paano buhay ng isang Opo, hindi. Ang tatay ko po is, ang tatay ko po dati is, I think merong 16 na jeep po na bumabiyahe ng San Juan, Cubao. Opo, nag-operator po yung tatay ko noon. Opo, tapos may namamahala lang din po doon. May mga drivers din po. Kaya alam ko po yan yung mga ganyan sa jeep. Kaya po pala, alam na alam. Opo, kaya pag ako po yung, minsan nagtataka yung mga kaklase ko, yung pera ko, sa baon ko sa school, makita nila ang dami 20, puro 20 talaga. Puro 20 pesos. Puro kaya 10 barya, ganun. Kasi galing po sa pasada sa jeep. Sir, asan po yung mga anak niyo po? Ay, wala po yung anak ko dito. Ano po? Wala po yung anak ko dito sa bahay. Wala po yung anak ko dito sa bahay. Asan po si Mrs. Sir? Nasa kuwan po, nandun po sa kumare namin. Ngayon, nag-iisa po ako ngayon dito. Ako ay nagpapahinga nga. Sobrang init nga po. Opo. Mainit po talaga. Iba yung init sa labas. Anyway, Tatay Recto, baka gusto mo namang batiin yung mga kapwa mo, jeepney driver. Yes. Ay. Naiya si sir. Sige na sir. Naiya, sure naman ako marami kang friends. Binabati ko po yung aking mga kasamahan na driver.
Nandito po ako ngayon, kina ma'am, ina-interview. Ingat lang po tayo lagi sa pagmamaneho. Ayun. Yun lang po. Ayan, sir, yung misis nyo, ayun yung batiin, nakakaloka. Pati yung mga ay, anak mo. Naku, ay, saka po. Naku, nalimutan ang misis. Gusto ko yung kinumusta mo yung mga kapwa mo, pero nalimutan mo yung baka misis mamaya, mo. Ma'am, baka mabati ko mamaya, iba eh. Kaya nga eh, yun lang. Basta driver seat lover talaga. Wala na kami doon pag ganun. Hindi po, joke lang po, joke lang. Okay, go. Batiin nyo na si misis, sir. Binabati ko po yung aking asawa, na si Ruby. Hello. Ingat po, ingat lagi. Kita na kita na lang tayo mga. Ayun. Sige po, Tatay Recto. Tatay Recto. Opo. Isa lang ang asawa, ha? Ayun, siyempre naman ayan. Po. Hindi, sinisigurado lang po namin. Faithful naman po ako sa asawa ko. Ayun, faithful lang. Pero, ang sabi naman nga naman po ay, hindi naman po papalitan yung asawa. Dadagdagan lang. Maganda yung po yun eh, ng mga driver eh. Maganda pero yung mission, hindi naman mo ganun. Na hindi naman po ako ganun. Hindi. Sharing thoughts lang. Oo. Ayun. Sir Recto, thank you very much po ha. Ay, sir, okay. may last question okay na po ako. May last question ako, Sir Recto. Paano po kapag nagkaroon kayo ng, kumbaga, nagkainitan kayo sa kalsada? Kanyari, kapwa mo rin jeepney driver. Paano po kayo, paano po yung pasensya nyo? Ay, siyempre po, kailangan talaga dubli ang pasensya pag namamasada. Dahil marami pong magiging problema eh. May pasahero ka po, makikipag away ka sa kapwa. Eh, matatakot po ang mga pasahero kasi. Kaya kailangan po talagang dubli pasensya hanggat maaari po. Ayun. Yun lang po ang sa akin. Huwag nyo na pong dagdagan yung init ng panahon. Habaan. Diba tay? Wag nang dagdagan ng init ng panahon. Kalma lang. Kaya nga, sabi nga sa kanta, cool ka lang. Cool ka lang. Diba? Sige po, Tatay Recto, maraming salamat po at isang magandang hapon po sa inyo. Thank you, sir. Sige po, salamat din po. Sir, papalitan din ni Ma'am Maricel yung isang araw niyo po today. Kayo po, maraming salamat po, Ma'am Maricel. Po. Yes, sir. Ayan. Sige po, sir, wag niyo po ibababa yung linya. Kausapin po kayo ng staff namin. Thank you, Tatay Recto. Magandang hapon. Thank you, sir. Thank you rin po sa inyo. God bless po. Yes po. Ayan, okay. Basta driver, sweet lover. True. Tsaka maganda yung mission vision ni sir. Hindi papalitan, dadagdagan. Yeah! Tama nga no. May matalino yung part sa part niya. May tuloy na talaga. Yeah. I love it. Napaisip din ako dun. Napaisip. Medyo nag-hang kami dun. No, hindi pabalitan din, pero dadagdag. Oh, tama. Hindi mo na, wala kang sasaktan. Dadagdagan mo lang. Magaling diba? Si Sir dun. Iba talaga. Anyways, syempre, ang program po ito ay hatid sa atin ng Grand Adult Diapers. Grandparents or Grand Winners with Grand Adult Diapers from Megasoft Hygienic Products Incorporated. Meron po tayong medium at large at parehas pong mabibili sa leading supermarkets nationwide. Ayan, muntik nang gamitin ni Shari kasi may period siya today. Ayan. Thank you very much. Ayan, at saka ang maganda dyan may plus one po yan per pack. Diba? Bongga. Salamat so, po. Alam mo, kausap po kasi yung isang reporter natin si Jen. Okay. Makwento ka lang since meron pa tayong 5 minutes. Merong lumapit sa atin na complainant na nirereklamo yung tagagawa ng kanyang wedding gown at yung mga gagamitin ng mga guests niya sa kasal. OFW siya from Japan, umuwi pa siya dito. So 2 years na siyang bayad doon sa nagtatahi. Mm-hmm. Ngayon, pinapuntahan ko sa reporter kasi ang pangako sa radyo is ibibigay daw today yung lahat. Oo, hindi re-refund eh. Gagawin na daw lahat tatapusin. Mm-hmm. Pagdating daw doon ng ating reporter, wala na daw doon, sarado yung bahay. Naku, malilintikan talaga sa atin to. Nakalock daw yung bahay. Imagine, OFW siya, umuwi lang siya dito para doon. Magpakasal. Alam mo, madam, kung kailan ang kasal? Wednesday na. Oh my God.
Nakaka-stress yun ah. Wala pa siyang suot. Doon sa mga... Iyak siya ng iyak ngayon. Nagpaplano ikasal. Lalo na sa mga bride kasi usually it's the bride naman that fixes everything talaga. Pagkukuha po kayo ng coordinator, lalo na yung mga all-in, all-in na yan. For sure, ganyan yan, no? Yung mga all-in kinembular. Diba? You make sure na legit sila. And I think yung mga planners and other suppliers has, ano na eh, business permits eh. Mm. Diba? Alam ko yung mga legit, they get business permits kasi if they really do what they do, you should ask for their business permit or yun ata yung ina-apply. Yeah. I think may mga licenses na sila to operate. You should, before you get them and before you sign the contract and pay them, try to look for a proof na hindi sila scam, which is yun nga, yung mga business permit. Kasi regardless eh, kung small or sikat man yan or hindi, they should have. Kasi technically they're a business, so dapat may ano, lisensya sila to operate or something na, di kasi ako familiar kung mga ganun, kung ano yung kinukuha nila, kung business permit ba? Kasi, syempre, they would... Business permit? Oh, kasi nire-register nyo yung business name nyo eh. And that you're paying taxes and everything, mga VAT, ganun, mm-hmm. when you charge. So, yun yung hanapin nyo and try to call DTI, no? Yes. Oh, DTI, if they're still operating, existing ba talaga sila? Kasi, ang dali lang gumawa kasi ng pangalan, to be honest. And pwede akong gumawa na Marcel and Charis, 'di ba? Catering services. Pero pag nakabayad na kayo, bibigyan ko kayo ng mga too good to be true na ano. So magbabayad kayo tapos na. Bye-bye. Wala pa lang ganoon na nag-exist. So do also your research. Huwag po tayo magpapabulag sa mga ganyang offers. Lalo na ngayon kung too good to be true. At alam naman natin ang presyo ng kasal ngayon. Hindi siya, kahit na anong tipid mo, pero kung gusto mo may handaan, like yung complete set, pag feeling mo too good to be true, di ba? Then it's not true. Oo. Or kung true man yun, try to research. Yun nga, ikunin nyo yung business ano nila. Kasi you have the right to ask for that. Kasi client ka eh, at saka you're a consumer. And customer ka nila. So, kung ayaw nila ibigay yun, it means there's something wrong. It means may hindi legit. Kasi, ako, kung ako yung business owner, I would willingly give it to you. Diba? Baka nga kahit di mo hingin, ibigay ko eh. Kasi, para for your peace of mind as well. Kasi, to be honest, masama sa loob yung mga bride na naluloko. Kasi, ang tagal mong inantay yung araw na yun eh. Tapos, wala pong susuotin. Lulukohin ka. Okay lang nga yung susuotin eh. Pero yung hard-earned money kasi nyong dalawa or nung lalaki. Imagine 2 years nilang pinag... Two years na siyang nagbayad. Tapos nalaman ganyan? Niya lang nung last week na wala pang natatahi. Diba? Grabe talaga. So, try to ano. Kasi lahat, even mga nagtatahi ng bridal gown, they have business permits to operate ah. Kasi hindi siya business per se, hindi siya legit business if you don't have any papers saying na you're operating a business. So, mag-research kayo, kahit gaano kasimple yung gown nyo, kung hindi naman legit yung pinupuntahan nyo, it's useless. At alam ko naman lahat ng brides ayaw maiyak on their wedding day. Gusto lang nilang maiyak because masaya sila dahil ikakasal sila sa love of their life. So, bago po kayo mag-book ng suppliers, please do your research first. Look for papers that they're legit before signing the contract kasi lahat ng suppliers may contract. Huwag pong basta-basta pirma ng pirma dahil mura po. Hindi po ganun dahil yun, mapapamura okay? ka lang din. Mapapamura ka after. Tignan mo. Okay, and mga kapatid, maraming salamat po sa ating lahat na mga nanood po ng Wanted sa Radyo and Bardagulan yes. Serie. Thank you very much. And ingat po tayong lahat. Ako po si Shari Romanes sa magandang hapon po at mainit na hapon sa ating lahat.
At ako naman si Marisol Tulfo Tungol. At syempre, ang Robas at Robas Extreme po, huwag po natin kalimutan. Available po sa leading drugstores nationwide. At huwag pong kalimutan i-download ang Fortune Pay. Bukas mo muli, 4 to 5 p.m. dito pa rin sa Pardagulan Series.